Okay, magandang umaga po sa inyong muli. Nandito na ang ating mga facilitator. Hi, Ma'am Rose. Good morning po, sir. Ma'am, naka-live na tayo, ha? Yes po. Papasok na rin po sila, sir. Yes. Naka-live na tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang umaga. Magandang umaga, magandang umaga po. Good morning, everyone. Yes. Kanina, ma'am, nakapag-live na kami. Meron ng mga nanonood na around 400. Wow! Tapos, wow, exciting. Tapos nag-live muna kami. Tapos, para, ayan. Ayun lang, ma'am. Oh, Buknoy ba si Sir Alan? Apo, si Sir. Ay, Sir Alan. Sir Alan, live po kayo sa Channel 2. Si Sir Benedict po yata, pumapasok pa. Kumuha daw siya ng earphone. Ayan, nandiyan na si Sir Benedict. Teka, approve lang natin. Ayan, dyan na si Sir Benedict. Ayan. Sir Alan, wala pang camera. Si Sir Alan, ang Sir Alan, nandiyan. Hoy, sir. Si Sir Alan na hank na hank na aming kapatid. Ganda yan, masaya. Ako naman, teka lang. Ayan, tatlong laptop. Ang andito. Hello, Sir Alan. Dadami na naman ang fans mo, Sir Alan. Dito na sila, sorry. Ano nangyari? Okay po, sir. Nangyari? Benedict. Hello? Worry. Apo, sir. Ay, wala yung ano ko, ha? Hindi, working. Ayun, sorry. Working po, sir. Nawala yung sound ko. Nawala. Okay, sabit lang. Isin ko lang yung sound. Ah, sige, remove kita malakas, sa stream. Malakas, sir. Apo. Oh, ayan, remove kita sa stream. Oh, balik kita. Oh, ayan, okay na. Okay na. Dinig ka namin. Sir Alan, are you there? Nandiyan po yan, sir. Oo, oh, nandito na eh. Hello, teka lang. Sir, nakalive na tayo. Malinaw ka, sir. Opo, malinaw ka po. Okay na ba? Okay. Yes, okay. Opo. Okay po siya. Okay na. Oo nga, okay na. Kulit yes, mo ah. Napapanood na tayo sa Channel 2. Sorry. Nawala yung connection ko. Okay. Ayan. Sino magsisimula, Ma'am Rose? Ikaw or muli si Sir Alan? Ako po. Si Sir Alan po ay mag-a-assist lang po. Okay, sige. Introduce ko na kayo, ma'am, ha? Introduce ko na kayo. Opo. Okay, good morning po. Good morning, mga kapatid sa DepEd Manila. Good morning, mga kapwa ko, mga kapatid sa Akademya. Hi, Sir Alan. Ito na si Alan. Good morning, Sir Alan. Good morning. Thank you for joining. Nakaka-pressure naman ito. Kasama ko ang Daalan Palaganas. Okay. I'll have to introduce you first to the team because I have to leave you ongoing meeting with ICTS. Ng mga ITOs with the ICTS. Okay, without further ado, I'll leave you the EdTech Educational Technology Specialist from Educational Technology Unit of DepEd Central Office, Dr. Rosemary Abesa and Mr. Alan Palaganas. Yay! Yay po! So ako na, sir. Yes, ma'am. Tama po. I'll leave you na po. Harapin na ako sa kabilang meeting. Okay po.
So good morning, everyone. I know that you were excited on how to develop your own ebook. So with that, first thing is, kailangan po muna, makilala po muna kami. Siyempre po, if you have any question, you can ask Sir Alan po, dyan po sa ating live comments. Pwede po kayo mag-comments dyan. Sir Alan will answer as well as Sir Benedict, our dear National Core Leader din po. Okay, so without further ado, let us start now. I'll allow me to share my screen to you. Okay, so first is, nandito na po ang lahat. First is the house rules. Pero itong house rules na to applicable lang po kung tayo po ay magkakasama sa isang lugar. Kasi ito ay live ngayon. So, if you have any question, ganito na lang po. I-type nyo lang po dyan sa inyong chat box. And then we will answer is this question sa lahat, sa abot na aming makakaya. Nandiyan na po ang Sir Alan. So, first is, ito po muna ang kailangan nating gawin, mga taga Manila, Division of Manila. Alam ko po, ahead of time, sinabi na po sa inyo ni Sir JC, yung ating pong installer, kung saan po makukuha. First is, dito po siya makukuha sa link na ito. Okay po? So all you need to do is to type this URL to your browser, yung pong link ng Kotobi Author at Kotobi Reader. Dito po sa Kotobi Reader, palitan nyo lang po itong word ng author ng reader. Okay po ba? Sabihin nyo po kung medyo nabibilisan po kayo sa aking pag-deliver ha, para makita po dito. Okay po? So, without further ado again, let us start now our overview of the particular ebook. So, first is, what's the use of Kotobi Author? Siyempre po, ang Kotobi Author, it helps us to provide an interactive ebook. Diba po? Kasi nasanay po tayo, diba, na tayo pag na-download ng ebook, ang ginagawa lang po natin, nakikita natin text at picture lang po. So parang ano po siya, ang boring po niya tingnan, ano, parang libro na inilagay lang po sa ating devices or gadget. Pero dito sa Kotobi, mararanasan po niyo maging interactive po ang ating ebook. So ano po ba ang kanyang overview? I mean, ano ang function ni Kotobi Author? Syempre meron po siyang function para po ma-excite kayo, at tandaan po, sa Kotobi Author, dito po tayo gumagawa ng ating ebook. So importante po na ito po ang una nating i-download sa mga teachers po dyan sa Division of Manila. Okay po, ito po ang kailangan nating i-download. Kotobi Author, as much as possible po, ang gawin nyo po yung Kotobi Author na po na latest version, which is 1.6.3 na po ang inyong kunin. Yan. Pag live po talaga, ganito eh, no? Yung ating internet eh medyo hindi nakikisama. Anyway po, what is the overview of Kotobi Author? Ito po ang mahalagang i-download ng mga teacher ha, dyan po sa inyong mga laptop or desktop. Alam ko po ngayon ginagawa nyo na po. Paki-download na po ang inyong Kotobi Author. Ano po ang kanyang mga overview? Let me know po kung ano ha. Let me know po kung kayo po ay nagda-download. Habang nagda-download po kayo, i-explain ko po sa inyo yung overview po ng Kotobi. Siyempre, mahalaga po yun. Medyo nagbabuffering lang po itong aking internet connection. Although alam ko po, ahead of time, nabigyan na po kayo ni Sir ng installer po. Pero sana po ay ma-download nyo na po ngayon para mas mabilis po tayo mamaya. Ayan, medyo ang aking internet connection ay nagbabasa pa po. So ano po ba ang overview ng Kotobi Author? Author po, we're talking about Kotobi Author, not Kotobi Reader. Mamaya na po yung Kotobi Reader. First is, sa Kotobi Author po kasi, you can create or customize. Ito po yan. You can customize your own style of
your own style of ebook with your brand, theme, or logo. Anong ibig po sabihin nun? You can create your own Kotobi na may logo po ng Division of Manila. Okay po? Yun po yung ibig sabihin nun. And then you can create your own brand team din. Depende po sa gusto ng Division of Manila. Yun po yung unang function or features ni Kotobi Author. Next is interactive content. Dito po sa interactive content, when we mention interactive content, meaning po, as I have mentioned a while ago, di ba po, nasanay tayo ng ebook natin ay text at picture na lang na walang movement. This time, meron na po siyang naka-attach na mga video, audio, question, widget, and more na gumagalaw at naririnig po. Okay po? So, yun po yung interactive content. Then, you can export your ebook then sa any format. Actually, 12 different ebook format po yun. Pwedeng sa mobile apps like Android. You can export din po sa PDF. Pwede rin pong electronic publisher. Yan po yung Kotobi natin. Example po niya na Kotobi. Then sa Kindle, yung maliit po na tablet na pinaglalagyan talaga ng ebook, pwede pong i-transfer doon. At syempre, kung medyo yayamanin po tayo, we can use Macintosh or iOS. Kaya lang po dito, you need to have your subscription na premium po. I tried it na po sa aking Mac. Medyo sinisingil po ako dito sa part na to, no? Hindi katulad po dito sa ating Windows at sa ating Android na nakukuha po natin at nabibigyan din po tayo ng free serial code. Diba po? Yung HTML po, that is web page. Okay po? Meaning parang ganito po. You can display your own ebook in web page form or HTML form. Then another thing is you can customize your functionality, meaning you can transfer your chapter or lesson anywhere kung saan po, sa loob ng inyong ebook using Kotobi. Yun po yung ibig sabihin po nun. Pwede po tayo maglagay, mag-alis, anything na gusto nyo po. Madaling-madali pong mag-customize ng functionality po niya. Then LMS integration, ito po yung kung halimbawa kaya ng inyong division na mag-provide ng LMS, you can attach the Kotobi as well. Okay po? And then dito naman po, if you can export to any format, of course, you can import from external sources naman po. Meaning, you can import PDF directly. Mamaya po ituturo ko kung paano po yan. HTML directly or yung web page na tinatawag in layman's term. And then, pwede rin po si Word i-import. Even yung Kotobi to Kotobi, pwede rin pong i-import sa ating Kotobi. So, yun po ang function ni Kotobi Author. Tandaan po, si Kotobi Author is a tool wherein you create or customize your own interactive ebook. Kay Kotobi po yan. Sino lang po ang pwedeng mag-download niyan? Yung creator lang po ang pwedeng mag-download. Hindi po natin yan ipapa-download sa mga bata po natin. Okay po? Dito po tayo gumagawa ng ating interactive ebook. Ngayon, paano po i-download? Alam ko yun ang itatanong nyo. Kapag naka-Windows po kayo, you need to click this one, itong download for Windows, provided that you are in the proper URL po. Ito po yun, no? Yung URL sa taas po. Can you follow? And then, syempre po, dito rin po ay, pwede rin po kayo mag-download. Sabi ko nga po sa inyo, pwede sa Mac. Diba po? So, pwede rin po sa Mac. Kaya lang po, may bayad po yan agad. Ngayon, kung gusto niyo pong gamitin si Kotobi sa inyong Windows, pwede po kayong maka-avail ng free license po. Ito po yun, no? As long as you have your email, padadalan po kayo ni Kotobi ng free license po. Can you follow po? Nasundan po ba ako? Pag medyo mabilis, pwede po kayong mag-type po sa ating live comments para po makasunod. At anyway, nandiyan na po si Sir Alan Palagana, si Sir Benedict, at syempre po yung iba ko pa pong mga kapatid na specialist. Sila Sir Sherwin po, nandiyan na po sila para mag-assist din po sa inyo if you have any question. Okay po ba? Yun po ang overview or ang function po ni Kotobi Author. This time po, let us proceed to Kotobi Reader. Paano po ba malalaman na ito ay Kotobi Author? Si Kotobi Author po, ang screen po niya, yung pinaka-banner po sa taas ay violet. Okay po? Although ang color theme ng Kotobi ay violet po talaga. Yun ang pagkakakilanla niya. Si Kotobi Reader naman po. What's the function of Kotobi Reader? Ito po ay mahalaga rin po niyong i-download po sa inyong mga laptop, desktop, tablet,
or cellphone. Ito po ngayon ang ipinapa-download natin sa ating mga estudyante para po mabasa nila yung ginawa nyo pong e-book. Okay po. Si Kutubi Reader, this is an area wherein we projected the output of e-book na pwede nang gamitin ng ating mga bata. Okay. Okay po ba? Nasundan po ba ako? Paano po i-download? Ito po yan. Para po alam nyo po, alam ko, i-download nyo po ngayon. Kapag sa laptop po, as I have mentioned a while ago, download nyo po itong button na ito, itong download for Windows, kapag naka-Windows po kayo sa laptop or sa desktop. Kapag naka-Macintosh naman po kayo, you click this one, download for Mac, yun po ang i-click nyo. Ngayon po, kung sa cellphone naman po na Android, punta po kayo kay Google Play, doon po nyo i-type yung word na Kutubi Reader. Okay po, kanina kasi Kutubi Author. This time, Kutubi Reader naman po ang inyong i-click. And then, kung naka-iPhone kayo, ang itatype nyo naman po sa App Store ni iPhone ay Kutubi Reader din po. Can you follow? Okay, dito po kasi nilalagay yung output natin upon creating our Kutubi at ang ating interactive ebook. Okay. Ready na po ba kayo? Game na po ba tayo? So, kung game na tayo, at alam ko naman po na meron na po kayong Kutubi installer. Makikita nyo po sa screen ko, eto po yun. Alam ko na ganito na rin po ang inyong icon. And some of you, actually mga ICT daw po ito, mga ICT coordinator ng buong Manila. And I'm sure magagaling po yan kasi yung iba dyan ay mga friends ko po. Di ba po si Dr. Joshwell, nandiyan dyan po yan. Si Sir Mamerto, Dr. Mamerto, nandiyan dyan din po, nanonood ngayon, nag-message po sa akin. So alam ko na kayang-kaya na po nilang gawin itong area na ito. Ngayon po ang gagawin natin, since we have an icon of Kutubi Author, try to double click po. Ready po? Double click po natin. Let us double click. Yan. Okay, so upon double clicking po, ito po ang lalabas. Ang una pong lumalabas sa screen ng Kutubi ay yung book layout dialog box. Ito po yun. Alam ko familiar yung mga kasamahan ko dahil yung ibang kasamahan ko po na nasa public na dyan sa Division of Manila ay mga IT po. Kaya alam kong naiintindihan nila ang aking mga lingwahe na ginagamit. This is the dialog box of the book layout. They are divided into two layout. O tatandaan po ha, kasi mahalaga po ito. Yung fixed layout po, ito po kaya po sinabing fixed layout kasi kung ano man po yung devices na pinili nyo, for example, Samsung, doon lang po siya mag-fit. Kaya sinabing fixed layout. Mag-fit lang po yung inyong e-book doon sa gadget na iyon na pinili nyo. Kaya if I were you, do not use the fixed layout. Pero kung magaling naman po kayong mag-design at gusto nyo fixed layout, no problem would be. Kaya lang, ito pong ano na to, e-book ay gagamitin po ng ating mga estudyante at hindi naman po natin alam kung ito po ay mag-fit sa kanilang devices, sa kanilang mga bahay. So, tandaan po lagi, reflowable layout lang po lagi ang ating ipipress. Ano po ba yung reflowable layout? Other term po niyan ay flexible layout. Meaning, in any gadget or any devices, mag-a-adjust po siya. Kung halimbawa naka-iPhone ang pinili mo and then you transfer it to another devices like laptop, like Android phone, ang mangyayari po dyan ay mag-a-adjust po mismo yung lahat. Even the picture, the video, font size, everything. Mamaya po makikita nyo po yun. So tandaan, sa book layout, lagi pong reflowable layout. So I'll hit this reflowable layout po. Tingnan nyo po. Ayan. So let us familiarize now the screen of Kutubi Author. Ayan. Sa screen po ni Kutubi Author, para familiar po kayo. Yung pinakataas, nakalagay po yung Kutubi Author application po natin, including the untitled book, meaning the file name. So if we save our file, yung untitled book na yan na nakikita nyo ay mapapalitan po ng inyong file name. Okay po? Nakasunod po ba tayo?
Next is yung sa baba po ay menu bar. Okay? Si menu bar naman po, this is the shortcut key na gagamitin po natin upon creating our ebook. Sa baba po niya, ang tawag po dyan ay tab bar. Okay po? Tab bar po iyan. Ang madalas lang po natin gagamitin sa tab bar ay si edit tab at syempre po si customize tab. Later on, maiintindihan nyo po kung ano po yung sinasabi ko sa part na iyan. Sa baba naman po ni tab bar, eto po yun o. Eto po ay si icon bar naman po siya. Kung ano po yung mga shortcut key na nakikita nyo sa menu bar, matatagpuan din po nyo yung sum of the shortcut key na icon na po. For example, new. Ito po yun, no? New. And the next is open, save. If you have an existing file, so ibig sabihin, save as, pagbago pa lang. Then, if you want to import your PDF, ituturo ko naman po yan later. Import your EPUB or yung Kotobi, another Kotobi. And then yung Word, ano ang mga differences niyan at kung paano po mag-import ng HTML or web page sa ating Kotobi. Sa baba naman po is si Book Manager. What's the function of this? Yung grayscale po na nakikita nyo, dyan po nilalagay yung picture ng ating apps. Okay po ah, picture ng ating apps. Kapag ipinasa po natin sa bata, may picture pong lumalabas. Kumbaga, apps cover po iyan. Okay po? Then, dito sa gilid, ito naman, dyan po nilalagay yung title naman po ng inyong ebook. Okay po? Title ng ebook. And then, if you want to customize it, you can click the book manager. Yan. Mamaya po, babalikan natin yan. Sa file manager po, pakitandaan lang po sa file manager, ha? Yung file manager, huwag nyo na pong galawin. Medyo technical na po yung part na yan. Sa bagay, marami po akong mga kasamahan na ICT coordinator na technical po kasi nakasama ko noon professor, way, way back. Yan. Kaya alam ko na marurunong silang maggumamit ng file manager na ito. Yan. And then, syempre, kapag okay na po tayo sa book manager area, dito po sa area na to, if you could remember, dun po sa PowerPoint presentation natin, natatandaan natin, meron pong slide doon. Parang ganun po siya. We have a slide. Okay po? Kaya lang dito, page by page. Yun po ang ibig sabihin. Kaya lang, chapter po ang nakalagay. Pwede naman po yung palitan ng headings or title. Yung area na yan. Okay po? Mamaya, babalikan ko po yan. Etong area naman po na to, nakikita rin po natin to sa Microsoft, di ba po? Or sa any application. Ito po ay toolbar. Okay po? Toolbar po yan. Yung functionality niya. And then dito sa area na to, you may start typing your content. This is the working area. Kung saan po kayo gagawa at maglalagay ng inyong mga data. Okay? Dito rin tayo magko-customize sa area na ito. Ang importante po sa lahat ng area ay ito pong violet na nakikita nyo. Yung violet na yan, ang tawag po dyan ay toolbox. Okay po? Mahalaga po yung toolbox na yan. Kasi yan ang magbibigay buhay sa inyong mga ebook. So, tandaan po ha, this is the toolbox. Para mamaya pa pag sinabi ko, oh everybody, go to the toolbox, press the image icon, alam niyo po kung ano po ang i-click. Okay po? So, let us start now. Paano pong maglagay ng picture? Mabilis po ba ako? Let me know kung mabilis po ako ha. Hindi po kasi namin nakikita kung saan po kayo naka-live na FB. Pwede po ba akong maglambing kay Sir JC na baka pwedeng maikunik po ang aming mga kapatid sa FB Live para po makasagot din po ang aming mga kapatid doon. Kasi dito po sa live comments, hindi po namin makita kung ano po ang sinasabi po ng ating mga kasama. Ayan. So pwede po ba, Sir JC, na kami po ay ma-add doon po sa FB Live ng Manila po? Kasi hindi po makita ng aming mga kapatid. Okay po? So yan. Ngayon po, dahan-dahanin natin ha. Alam ko, medyo parang nabilisan po ba kayo? Kumbaga, in passing lang po naman ang aking ginawa dito po sa screen po ng Kotobi. This time, let us create now our Kotobi. First, eto po. Maglagay po tayo ng icon apps or yung cover apps natin. Eto po yan. Nasundan po ba ako? Okay po? Nasundan? Hindi ko po talaga kayo makita sa FB Live. Gusto ko sana makita para makita po yung comments. Okay po? Yan.
And then, after po lang, ma'am, paano lalagyan ng picture? Wala nga pong nangyayari. Diba, yun po ang sasabihin nyo. Nakita nyo po ba yung square na may pencil? Ito po, yung may edit cover image. Ayan. Tandaan po natin, image lang po ang ilalagay dito. Yan. So, pag nakita nyo na po yan, you click that particular button. Yan. The dialog box, the dialog box of open para po hanapin ang picture nyo ay mag-a-appear po. So, ano po ang ating gagawin? Let us click, hanapin po natin yung ating cover page. For example po, ang aking cover page ay... Nasusundan niyo po ba ako? Bawa po ang aking cover page. Ito po ay sa ALS po ah. Ginagamit ko rin po sa inyo. Kaya pansamantala lang po ito for the sake of our training. So ang gagawin lang po natin, I'll hit that particular cover page na image. Nasusundan po ba ako? Yan. So I'll click this one. Hit open button. Ayan, nakita nyo po, napalitan na po yung cover page doon po sa area ng grayscale. So, we have our cover page. Okay po. Next is, syempre po, si book title, papalitan po natin. Halimbawa, ang book title nito ay grammar. At assume lang po na grammar po ang ating book title. Ngayon, sabi nyo, ma'am, pwede bang ma-edit yan? Nagawa po ba? Sige, hintayin ko po kayo para magawa po nyo. Sana po makita ko kayo sa Division of Manila para makita ko rin po yung inyong comment. I wanna see your comment po kasi. Yan. So, ang gagawin po natin para po ma-edit po yung book manager natin, ito pong area na to, let us hit this book manager button. Ito po, yung command button na tinatawag. Click po natin siya. Dialog box of book manager will appear. Okay po, tama po ba? Ganito na rin po ba ang ating screen? Okay? So, kung ganito na po yung screen nyo po, intayin ko lang po kayo ha. Okay po, napansin nyo doon sa book title nakalagay, grammar. Tama po ba? Sa author, yung author po, pwede pong kayo yan. Halimbawa, Rosemary D. Abesha. Yan po, kayo yung author eh. Yung publisher, pwede pong sa school nyo. O kaya Division of Manila. Pwede pong ganyan. And then sa rights, since we are under DepEd, pwede po nating ilagay Department of Education. Yan. Can you follow po? Can you follow po? Sige. Hintayin ko po kayo na ma-type po itong book information under book manager dialog box. Okay. Sir Benedict, pwede po ba kami makonect sa Division of Manila page po para po makita natin yung kanilang mga comment. Baka po medyo nabibilis yung pagsasalita ko, yung pagde-demo ko, hindi na po sila makakasunod. Baka po pwede naming makita. Okay po. So, okay na po ba tayo sa book information? So, kung okay na po, nalagay na natin yung book title, yung author, kayo po yun. Siyempre, yung publisher, pwede pong Division of Manila. And then yung rights, pwede pong sa Department of Education ang ilagay, pero depende pa rin po sa inyo. Pwede po kasi dito, sa publisher, pwedeng pangalan ng eskwelahan niyo po. Halimbawa, Victorino Mapa High School. And then yung rights, gusto niyo sa Division of Manila. Pwede pong ganun. Ngayon sa baba, meron po yung language na English. Pwede naman pong palitan, kaya lang English na lang po tayo kasi nasa Pilipinas naman tayo. Yan, nakita niyo na naman po yung term na layout. Yan, yung layout na yan. Ano po yan? May dalawang choices po yan, fixed layout or flowable layout. So, na-explain ko na po sa inyo kanina kung ano po ang ibig sabihin ni fixed layout at ni flowable layout. So, always flowable layout. Although, default value na po yung flowable layout. So, wag na pong palitan. Sa description po, pwede po ditong ilagay yung
yung nasa libro po natin, kung matatandaan nyo, meron dun for go pa yun. Teka po, hahanapin ko yung libro na yun. Ito po. Pwede po yan, no, yung copyright note. Pwede pong i-copy-paste po yan. Kung iibigin nyo po, pwede rin pong yan. Pwede rin, depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong ilagay doon sa area po na ito. Ito, yung description. Pero ako, for the meantime, IELTS lang po. Kasi po, sa IELTS po yung ginagamit ko. And then, for example, English. Pwede naman po yung palitan. Depende po sa inyo kung ano po ang inyong ilalagay. Nakuha po ba? Okay, so next is the table of content. Ayan, kung gusto nyo lang pong i-display si table of content. For example, gusto nyo pag-project natin mamaya or pag-produce natin ng output mamaya ay meron na po kayong auto-generate table of content. I click the other tab po. Ah. Nasa table of content tab na po tayo. Kanina po nasa book info tab. Ngayon nasa table of content tab. Okay po? Then next is, depende sa inyo kung lalagyan nyo po ng check or uncheck yung auto-generate table of content nyo po. O let's say ako po naglagay. Nilagyan ko po ng check ang aking auto-generate table of content para when I open my ebook, meron pong first page na table of content. Yun po ang ibig sabihin. Pwede naman pong palitan tong table of content ng title. Okay po? Pwede pong palitan niya ng title. Okay. Nag-i-install pa raw po yata kayo? Nag-i-install pa po ba kayo? Okay po. So, sige po. Intayin ko na lang po kayo. Nag-i-install pa po pala. Okay. So, nag-i-install pa po sila. So, upon installation, dahil kayo po ay nagda-download pa po. Sana po makita ko po yung screen niyo po. Ano? Yes, Sir Alan. Naririnig po. Nakikita ko po at naririnig ko din po kayo, Sir. Okay po. So, yun po. Okay na po ba? Let me know po kapag okay na para I can proceed na po. Sige po. I'm giving you 5 minutes to install. Copy po. Copy. Ayan. So, sana sundan po natin yung mga instruction mula kanina. Mm-hmm. Ano yung mga specifications ng Kotobi Author. Paano gamitin yung mga ibang commands. Primary, umabot lang po tayo sa paglalagay ng title, paggawa ng book manager. Yes po. Yes, Sir Benedict. Dun sa mga hindi pa po nakapag-install, mag-raise lang po tayo ng question. Although, alam ko yung iba, medyo poor ang connection natin. May-entertain po namin kayo. Kung may tanong po kayong personal, pwede nyo ako i-PM, Benedict Duque, pwede naman po. Para may-entertain po namin kayo, hindi lamang po sa oras na to, pati po sa pagkatapos nito, mamayang alas 11:30. Okay. Ayan, nag-entertain okay. po. Thank you, sir. Thank you po, Sir Benedict. Okay po. Tama po yun. If you have any question, pwede naman po. Since si Sir Benedict po ay nasa NCR, pwede niyo po siyang tawagan right after this training. Okay na po ba tayo? Hintay lang po kami kung kompleto na po lahat ng pag-i-install. Opo. Dahil kung hindi naman, pag hindi na-install yun na maayos, mahirap naman sumunod at mahirap din alalahanin. Sayang naman po ito dahil una, libre lamang po ito sa pangunguna po ng ETU unit ng DepEd at saka ng SDO Manila, exclusive lamang po ito sa atin. Kung meron kayong problema, nakantabay po kami. I-entertain a question. Yes, sir. Yan po ba tayong pumapasok ng mga tanong? 5 minuto. So, meron pa tayong mga 3 minuto para makasunod yung iba kung di pa nakapag-install. Lisa, yan. Si Ring Pedro. Okay. Okay na po ba?
Shout out daw po kay Dr. Joshwell Daluna. Sabi niya po. Shout out din po kay Sir Mamerto, si Dr. Mamerto po. Nang Claro Emrecto pa po ba siya ngayon? And then shout out po sa mga taga Division of Manila. Dati po ako diyan. Nami-miss ko na po ang Manila. Shout out sa Victorino Mapa High School at sa Antonio A. Maceda kung saan po ako graduate. Hi. Opo. So, okay na po ba? Mama, class. May mga question. If you have any question po, pwede po i-type dun sa inyong chat box. Nakikita naman po namin na sabi po ang lahat sa mga kapatid. Yes. I'm back. Yes, hello po. Hi, Sir JC. Kumusta? Ba't ba nakakita ako ng angry reacts? Ay, manood. Hi, Sir Alan. Reaction yung iba. Ayan, so, mas okay po siguro if you prepared your materials na po, like if you have SLK na po, or kaya module, pwede nyo na rin pong ilabas para po mamaya copy-paste na lang po kayo. Okay po? Ayan, shout out din po sa aking pinakamamahal na Ate Yvette. Nanonood din po si Ate Yvette ngayon. Siya po ay kakwark ko noon nung nasa Manila pa ako. Kasama po siya ngayon. Nasa Division of Manila din po siya. Hello, Ate Yvette. Namiss ko tuloy ang Maynila. Yes po, Ate Yvette. Hello po. So, nakapag-install na po ba? I-paste nyo na po yung inyong materials ha, para mamaya po mas madali po nyong ma-manipulate po ang inyong e-book. Okay po? Para po mamaya, hindi na po tayo maghahanap kung saan tayo kukuha ng picture, ng data natin, etc. Nandiyan na po lahat. Pero mamaya po, dapat po ay kung ano na lang po yung available sa desktop nyo, yun na lang po ang gamitin natin ha, para hindi po tayo matagalan. Baka po kasi mag Photoshop pa tayo kasi marami dyan magagaling. Alam ko po yan. Number one dyan si Dr. De Luna. Kaklase ko po siya sa doctorate dati. At talagang sabi po yan pagdating sa IT. Magaling po yan. May mga pumasok po na tanong. Marami pa rin ang hindi nakakapag-install. Sige po, maghihintay po tayo. Tapos, tinatanong nila kung saan daw may kita installer. Installer po ay may link po bago kayo mag-register. May link opo po doon. Binigay po ni Sir Jason sa inyo. Opo. Installer, mga kailangan. Mm-hmm. May nag-PM pa sa akin dito, mga lagpasampunan, saan daw matatagpuan ng installer. Installer po, may kita po natin doon sa link na kung saan kayo nag-click ito para po, mag-join ito. Pakitingnan niyo po yung screen. Ito po yun. Ika lang po. Sige, pwede rin yan. Pero pakita ko rin yung download link na ginawa ko. Sige po, sir. Notifier po tayo. Okay, meron ding tanong dito na. Ito po, in case lang na itatype niyo po. Ito yan, yan. Ayan, si Christopher Nazareta. Sir Benedict, pa-project po ng screen ng URL para ma-download. Nandun po, na po yun, na po, sir. Opo. Naka-project na po, sir. Ito po. Yan. Nakikita niyo po ba? Ito po, oh. Yan. Para po ma-download niyo po. Papayo po yun na mga simpulin. Okay po? Okay, si Ma'am Alma. Ang sabi niya, sir, pa-show po ulit ng link para ma-install. Yung link nga po ay, ayun. Ito po, ito po. Ito po yung link. Ito rin po, nandoon din po sa screen nyo yung link sa baba. May ano, deped.ed/firstwebinar-use. Hindi po. Ano pala yan, shout out. Meron pong link na binigay si Sir kanina po, si Sir JC, bago po tayo mag-air. Parang naibigay niya po. Pero ito po yung link, in case lang po na nakatingin kayo sa inyong monitor ngayon, ayan po. Para po ma-download yung si Kutubi Author. Meron po rin yung tanong na pumasok dito. Sige, hintayin ko po kayo sa ma-download niyo po yung installer. Ang kailangan po natin ay ang DepEd email po. Pag regular Gmail po yan, alam ko ay hindi papasok. Pero may mga third-party app naman po na available para sa Kutubi Author at saka sa Reader.
Pero kailangan niyo po yung DepEd email para may click po yung link. Okay po. Ayan, maghintay pa tayo. Ah, may tanong din dito, makikita daw po ba kung mapapanood pagkatapos nitong program para mabalikan daw? Ay, opo. Recorded daw po ito, sabi ni Sir JC. So, recorded naman po, kaya wala po problema. Okay po. Okay. May mga tanong pa po ba, sir? Okay. Sabi, ayan, isa po. Pa-shout out po sa mga gwapo at magagandang puro ng Araulio High School. Okay po, yan. Sige, kayo na. Sir. Yan. Okay. Ayan po, kilala niyo po yung nandiyan. Opo, ayan. Yung may tinga. Libre naman po ang pagtatanong hanggang alas 12 siyempre na ating gabi. Siyempre po, pa-shout out po sa aming... pa-shout out din po siyempre sa aming head, si Sir Mark Anthony si po. Ah, opo, ayan. Okay, ipang, salamat po tayo. Samakasamahan ko din dyan sa Carlos Garcia. Sir, pwede din. Okay na. Sir, pwede rin po bang i-join natin ang isang kapatid na specialist sa FB Live? Si Sir Sherwin. Sige po. Baka po pwede na may link po tayo. Oh, yeah, para maka-assist din po ang Sir Sherwin. Apo, apo. Siya po ay specialist din po. Yes po. Sa FB Live, sir. Ah, FB Live. Nasa FB Live na rin po siya. Okay, apo. Okay. Sige, natin. Salamat po. Sige po. Ay, may ito po tayong kasamahan dyan. Alam pala ganyan. Sa video tutorial po, huwag po kayo mag-alala, mamaya po ibibigay po sa inyo yan ng ating pong ITO ng Maynila, si Sir JC po. Ayan po, titingnan ko yung iba pang mga tanong. Kung meron. Yes, yes sir. Okay pa po ba kayo dyan? Nagko-connect. Madali lang naman po i-download yung ating Kotobi author. Ayan, pa-shout out daw po sa... Mm-hmm. Yan, pa-shoutout daw po ang mga taga Marcela Agoncillo Elementary School po. Lalo na raw po si Ma'am Emmeline Fortunato, ang principal po nila. Yan, magandang umaga, sir. Oh, yung principal po, yan. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa pakikinig. Ay, yung iba hindi pa rin. May pumapasok na tanong dito. Hindi daw makapag-install. Okay. Alam ko po, kapag hindi niyo po gamit o hindi nakabukas ang DepEd Gmail ninyo, hindi niyo talaga yan may install dun sa link. Kailangan po nakabukas po iyan at hindi po regular Gmail ang gamit po natin. Kung yung iba naman, pwede naman may third party app po tayo na may kita online na check po kagabi. Yan, kung hindi pa rin nakakapag-install. May pumasok pa rin tanong dito, hindi pa rin sila nakakapag-install, tatlo sila apat. Okay, so in 2 minutes po, I'm sure nakapag-install na po kayo, ano? Sisimulan po muna, uli natin from the top yung ating ginawa. Ano po? In 2 minutes po, mag-start na po tayo. So, dapat po, na-install nyo na po ang Kotobi Author. Okay po? Okay na po ba? Ayan. Siguro, mag-ano muna tayo? Mag-samat natin yung mga unang nadaan na natin. Yung mga command. Iririka po natin. Opo, i-recap po natin uli kasi kaka-install lang po nila. So, game na po tayo. So, game na. Kung game na po tayo, nakita niyo po ba yung icon like what I have mentioned a while ago? Ito po yun. Yan, nakalagay po yung Kotobi Author icon. Tama po ba ako? Well, sa Kotobi Author icon na yan, i-double click nyo lang po yan kapag na-install nyo na po, ha? Kapag na-install na po. Yung inyong Kotobi, double click lang po. Yan, ito po ang lalabas.
Okay po ba? Yung video tutorial po ay isi-send ko na lang po kay Sir JC po ano, kung sakali po para in case po na gusto niyong balikan, pwede naman po. Basta si Sir JC na lang po ng ITO po niyo ang bahala po. Okay po, kasi alam ko i-centralize niyo po ang pagsisend sa inyo, parang ganun po ang nasabi niya sa akin kahapon. So lahat po ng mga hahanapin niyo po, video, everything, si Sir JC po ang bahalang mag-send sa inyo. Okay po? So, kanina po, na-mention ko po na when you double-click your Kotobi author, lalabas po ang book layout dialog box. Nandito na po ba tayo lahat? I need to know po kung nandito na tayong lahat. Nandito na po ba tayo lahat? Di ko po kasi nakikita yung screen nyo. And kahit nasa Facebook po ako, hindi po ako nakalink sa inyong FB Live. Kaya hindi ko po makita. Anyway po, isi-send naman po ni Sir Alan sa inyo yung pong Kotobi tutorial doon po sa inyong FB Live. So game na po tayo ulit. Alam ko po, naka-install na po kayo. Game na po. Yan. So, nandito na po tayo sa Kotobi Author. In case lang po, mag-start na po tayo. Balikan nyo na lang po mamaya sa mga hindi pa rin po nakakapag-install kasi talagang struggle po tayo ngayon sa internet connection. Naintindihan ko po yan na talagang nag-i-struggle tayo ngayon dahil marami pong gumagamit ng internet. So, nasabi ko na po sa inyo kanina ang pagkakaiba po ni fixed layout at ni reflowable layout. So, lagi lang pong pipiliin para hindi po kayo masyado mahaggard at hindi nyo na po intindihin itong fixed layout. Lagi pong reflowable layout. Okay po? So, I'll hit the reflowable layout button. Ayan po. Inulit ko po, ha? Next po ay, ayan na, nakasend na raw po sa FB group, yun dun po sa chat box ng FB Live nyo ang Kotobi tutorial po na need nyo po in case po na gusto nyong balikan later at ulitin. Okay po? Ngayon po, maglagay na po tayo ng apps cover dito po sa grayscale na ito. Paano po uli? Bandahanin ko ha, apps cover. Apps cover po ito. Ito pong nakikita nyo yung square na may pencil. Ayan po. I-click po natin siya. Try to click it. Ayan po. Lalabas po yung inyong folder po para hanapin po kung ano man po yung gusto nyong cover page. So, kanina po pinaghanda ko na po kayo ng mga materials na gagamitin nyo para po dito sa ating e-book. So, ina-expect ko po na you have your picture na at ganito na po ang ating gagawin. Depende po sa inyo kung ano po yung available na picture nyo dyan. Okay, so, halimbawa, I click this one. Click open button. Yan po. So, ang title po nito, palitan po natin yung book title, Daily News. Ayun po yung title nung sa akin. Depende po sa inyo kung ano po ang title ng sa inyo po. Ano po? The next is, gusto nyo po siyang i-customize yung area na to. Kasi syempre yung font ni Daily News ay medyo maliit lang. Hindi masyadong maganda yung font. Pwede naman po yung palitan by simply pressing the book manager. Tandaan po, huwag na po natin galawin ang file manager dahil ito po ay para sa mga technical people. Although marami sa inyong technical people dyan, kaya na po nilang i-explore yan. Sa mga katulad po natin na hindi masyadong ma-technical, go to book manager. So I'll hit the book manager button. Ayan po siya. Lalabas po si book manager dialog box. They are divided into 4 tab. Okay po, divide nito 4 tab. Nagagamitin po natin si book info, si table of content, si SCORM. Si SCORM po, wag na po kasi po yan ay internet. Okay po, yan po ay related sa internet connection. And then visual aid. Okay, sa book info po, kung makikita nyo, sa baba po niya, under ni book info, kasi siya ay naka-highlight na, nakalagay na po yung book title po natin. Okay po. Ngayon po, since nakalagay na ang book title natin,
Lalagay naman po natin yung pangalan ng author. Kayo po yon. Pangalan nyo po ang inyong ilagay. Sige po, sabay po tayo. Yan. And then, dito sa publisher, pwede pong pangalan ng eskwelahan nyo. Halimbawa, Victorino Mapa High School. Sorry po, hindi naman ako bias. Graduate lang po kasi ako dito, kaya po medyo nababanggit ko palagi. Okay po. And then sa rights, pwede ko pong ilagay na Division of Manila. Pwede rin pong DepEd kung gusto po natin in general po siya. Ano po? Then dito sa language, depende po sa inyo kung anong gagamitin, pero usually, English language lang po tayo. Okay po? Nasusundan po ba ako? Dito sa layout, make it default, yung reflowable layout na po, default na po siya. Wala na pong gagalawin. And then sa description, ang ilalagay ko po ay IELTS English. Yan. Yan po ang akin nilagay. Pero pwede po yung mahaba yung isulat nyo kung gusto nyo po. Pero ako IELTS English na lang po for the sake of this training. Ngayon po, in case lang po na gusto kong i-display ang table of content ko. Kasi dyan po, kapag hindi natin na-press yung table of content, mamaya po makikita yung papakita ko po sa inyo, hindi po siya naka-display. So, hahanapin nyo pa po yung table of content. Pero kung gusto nyo po na naka-project na po agad ang table of content, try to click the table of content tab. Ayan po siya. Nalipat po yung screen niya. Tama po ba? Nakakasunod po tayo. Next is, pwede po nyong i-check or uncheck po iyan. Ngayon, kung gusto nyong i-check dahil gusto nyong i-produce or i-display ang auto-generate table of content page, click this one para may lumabas po na check. Meaning, i-check na po natin siya. Pwede pong pangalanan yung inyong table of content. Okay po, pwede po yan, pangalanan. Pero ako, as is na po, hindi ko napapalitan yung pangalan ng aking table of content title. As is na po. Pagdating naman po dito, huwag na po natin galawin yan, as is na rin po, para nasa first page po siya ng inyong ebook. Sa list style, pwede po kayong mamili. Ayan po yung mga choices nyo. Kung ano pong itsura ng inyong table of content. For example, ang pinili ko po ay Roman numerals, uppercase. Uppercase means capital letter, lowercase means small letter. Yun po ang ibig sabihin niya. So I choose Roman numerals, uppercase. Sa list style po yun. Ngayon, kung nasa elementary po kayo at gusto nyo medyo malalaking list style, you can use this one, yung children list style. Okay po? Ganun din naman po yung choices niya. Kung gusto nyo lang po at kung kayo ay elementary teacher. Spacing po, pwede nyo pong i-edit yan. Pwede nyo gawing 2 or something. Depende po sa inyo. Yung font, pwede pong lakihan. Kung sa tingin nyo po malaliit po yung font niya, pwede po yung lakihan or liitan. Depende po sa inyong gusto. Ayan po. Ako halimbawa, font 2. Yung emphasize ko po sa kanya. Si Customize CSS, leave it blank. Huwag na po nyo lagyan yung area na yan. Si SCORM, huwag na po nating puntahan. Kasi yan ay para sa mga technical people po. So, okay na po ba tayo sa table of content? Okay na po. Next is, click po natin sa visual aid. Ayan po ah, click sa visual aid. Para saan po itong visual aid? In case po na gusto nyo siyang i-project sa LCD projector, you can use that. Tatanungin po kayo kung anong font family pwede nyo pong palitan. Ayan po. Yung font size pwede nyo pong lakihan. Halimbawa, 16 pixel ang ilalagay nyo. Yung work area width niya, ano po ang laki niya? Pati po yung line, height po niya. Pwede po nyong i-customize yun. Okay po? Nakuha po ba ako? Kuha po? So, kung nakuha po, hit apply changes para po ma-apply po siya. Yan. So, upon hitting the apply changes, let's go back with the book information. Ayan na po siya. Nakakuha po. Baka po kasi medyo mabilis ako. And then, click the OK button. Click po natin yung OK button. Yan. So, eto na po yan. Na-customize na po yan. Later on, makikita nyo po kung paano nangyaring na-customize yan. This time, gawa na po tayo ng ating, yung data po natin sa ating Kotobi. Okay? Paano po? Eto po yun.
Nakikita niyo po yung your chapter and asset. Ito pong area na ito. As I have mentioned a while ago, tama po ba na sabi ko, ito pong chapter area na ito ay para po siyang PowerPoint presentation. Ang tawag ay slide. So, ito ay slide. Page by page naman po siya. Paano po mag-add ng main chapter? We're talking about main chapter po ah. Paano po maglagay ng main chapter? Ito po yan. Nakikita nyo po ba yung word na new chapter with positive sign sa taas? Yan. Yan po. Ang new chapter with positive sign sa taas. Yan po ay main chapter po. So, meron na po tayong default main chapter. Okay? Later on, ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-add ng sub-chapter under ni main chapter. Nakuha po ba? So, dito po, lagyan natin ng cover page. Papalitan ko, buburahin ko po siya. Ilalagay ko, cover page. Ayan, cover na lang po ang inilagay ko. Kasi po ito, nakikita po itong cover apps picture na to kapag nagbukas lang po tayo ng apps natin. Pero hindi po siya nakikita sa loob ng mismong e-book po natin. Kaya maglalagay po tayo ng first cover. Ayun po yung cover page. Nakuha po ba? Na-type na po ba? So kung na-type na po, please move your cursor dito po sa start typing content or yung working area po natin. Yan, makikita nyo po yung blinking cursor. Andyan po yung blinking cursor, di ba? Ano po ang kailangan nating ilagay sa cover page? Gagamit na po tayo ngayon ng toolbox. Saan po makikita si toolbox? Dito po sa right side corner po nyo, yung violet na color. Okay po? Ito po yung toolbox. What will you do? Try to hit the image icon. This one. Okay? Dahan-dahan lang po ah. Image icon. Try to hit it or click it. Yan. Insert and edit image dialog box will appear. Ayan po. Tuwing may nag-a-appear po at napapop up na ganyan, ang tawag po dyan ay dialog box. Okay, tandaan po ha. Yan ay dialog box. So, nag-appear po. May nakita po kayong button or command button po ang tawag dyan. Na nakalagay, add image. Tapos meron din po siyang mga functionality kung paano po i-customize. Later na lang po yan. Kuha po muna tayo ng image. Paano po ang gagawin? Try to click add image. Ayan. Lalabas po ang yung inyong folder kung saan po nakasave yung inyong mga picture. Picture po ulit ito kasi image eh. So, I'll hit daily news kasi yun po yung nakalagay kanina dito. I'll hit this one and then I'll click open button. Makikita nyo po, nag-appear na po yung picture po dito sa area ng dialog box. Meaning, na-import na po natin or na-attach na po natin si picture. Ngayon, i-customize naman po natin siya. Okay? Layout. Nakita nyo po yung layout dito. Layout tab po yan. Dalawa lang po ang tab niya. Sa width po, pwede po yung palitan ng number na gusto nyo. But for the meantime, dahil cover page po ito, isang buong screen po ito, wala po akong gagalawin sa width at sa height. Okay po? Sa text wrap po, tignan nyo po itong text wrap para alam nyo lang po. Tandaan, kapag nakita nyo po yung word na none, ibig sabihin po yung picture nyo po, dinidisplay nyo na naka-center. Kaya none. Okay po? Naka-center po siyang naka-display. Ngayon kung gusto nyo i-display na pa-left side, click po yung push to the left. At kung gusto naman sa right, push to the right. Okay po? Yung margin, pwede rin po yung dagdagan yan or bawasan. Depende po sa inyong gusto. May nakita po kayong class dito, yung class. Yung pong class ay file name lang po ng inyong picture kung gusto nyo pong pangalanan. Kasi meron po tayong bookmark doon sa may customize na makikita nyo po kung ano yung mga inattach nyong picture. Para hindi kayo maligaw, pwede nyo lagyan ng pangalan. Pero ako for the meantime, ganyan lang po muna. Ayan, nakita nyo na naman po yung word na reflowable. Pero pwede po kasi sa layout, sa position, makikita nyo po lagi yan. Since naka-default naman po siya ng reflowable, huwag nyo na pong palitan. Reflowable na lang po para mag-adjust po siya sa kahit anong devices na meron kayo. Nag-gets po? Mamaya ko na po ituturo yung animation kasi hindi naman po maganda na magkaroon ng animation ang inyong cover page. So I'll hit create button. So click this one. Ayan. I have my cover page na po. Okay po. Next is, syempre po, if we have cover page, let's add another
Ito po, mag-a-add na po tayo ng another main chapter or main page. Okay po, I'll click this one. Ito po ah. Yan, nadagdagan na po siya. For example po, ang gagawin ko po ay sa first page, punta po ako sa copy ko ha. Meron na po kasi akong copy ng SLK. Yan. Ito po yung pwedeng ilagay yun na sinasabi ko. Forward, dun po sa kanina. Pwede po yan ilagay doon sa inyong book manager. Okay po? So, ikakopy ko po yung first topic ko. What happened? Ito po. Pwede pong ganun ha, pag meron na po kayo na e-book. Ang gawin nyo na lang po, copy-paste. Copy, Ctrl-C, and then I go to my Kotobi. Copy ko po siya. Ctrl-V, as in victory. Tandaan po, hindi po lagi nagpa-function ang mouse. Dito po, yung mouse, na functionality niya sa Kotobi. Most of the time, dapat po ang alam nyo pong gamitin ay shortcut key. Ano po yun? Ctrl-C for copy, and then to paste it, Ctrl-V as in victory. Okay po? Ctrl-C to copy, Ctrl-V to paste. So, ayan. I have my first lesson. Ctrl-C ko lang po siya. Ctrl-V. Ayan na po. Ngayon po, nalagyan ko na po siya ng headings. Medyo lakihan ko lang po yung headings niya. Highlight ko lang po. And then, I'll hit this command under po ng toolbox, a toolbar rather. And then click the headings para lumaki po siya nang hindi na po kayo mag-adjust kay font at size. Okay po? Ngayon po ang gusto ko, magkaroon po siya ng small icon before what happened. Okay. So, paano po yon para magkaroon ako ng icon dito or ng image na liit kasi ginawa natin kanina big icon po, big picture po. This time, maliit lang po siya. Parang pinaka-bookmark lang po ng what happened. Okay po? Kiklik ko po uli si image. By the way, make sure na yung inyong cursor, yung blinking cursor nyo ay nasa target location po nakalagay. Baka mamaya nasa baba yan. Sa target location po ha, then I'll hit image. Sabihin nyo po kung nasusundan nyo ako. Click image again. Lalabas po uli ito, na-mention ko na kung ano yan. And then I'll click the add image button para po hanapin sa ating folder kung ano po yung ilalagay nating picture. Yan. For example, eto lang po. Eto, kunwari lang po. Eto po ang aking ilalagay. Yung picture na yan, I'll hit open button. Ayan po siya. Ayun na po ang picture ko. Kung ano na lang po available sa inyo ha, baka po hanapin nyo rin po yung ganyang picture. Kung ano lang po ang available sa inyo. Sa layout, ayan. Magbabago na po tayo kasi kanina malaking picture ang kailangan. This time, maliit na picture naman po. So, paano po? Sa width po, yung width size po niya, pwedeng 70, 80, or 90 width. Pixel po yan kung gaano kalaki. Okay po, sa width. Sa height po, leave it auto. Wala po tayong papalitan. Bakit po? Para po hindi ma-pixelate yung picture nyo po. Okay, hindi siya ma-stretch or kaya masyadong ma-stretch yung paligid niya. So, leave it auto. Si height po, ah, tandaan, lagi pong auto si height. Pero kung magaling naman po kayo mag-design at kaya nyo i-adjust, go ahead lang po. Okay, so ang width ko ay 90 pixel. Then si text wrap ko, ayan po, sabi ko po kanina, ang ibig sabihin po ng none ay center. Since ilalagay ko po ang picture na to before what happened, I click push to the left. Ayan po. Reflowable pa rin. Ngayon ang gusto ko po, medyo i-zoom yung picture na to para may movement. Pero in case lang po na ano na gusto niyo lang may movement, no? Pero kung ayaw niyo naman, okay lang din naman po. Para alam niyo lang po ang function ni animation tab. So I hit animation tab. Yan, nakita niyo. Ang naka-highlight po dito ay none. Ibig sabihin no movement si picture. Pwede pong naka-wiggle, mag-wiggle po 'yan. Kung gusto niyo tumalon yung picture niyo, pwede naman po. Pwede rin po niyo i-enlarge. Ako po ay enlarge ang pinili. And then dito, display in pop-up. Ibig sabihin po, you need to click it. Kaya naka-check po yung display in pop-up. Anong, gaano po kalaki? Medium size or large size? Pwede po maglagay ng splash image. Ano po yan? Before this picture, meron muna pong splash image. So, ayoko na po. Nakakalito po yan. Kasi, kumbaga, bookmark lang po yan eh. Tapos, lalagyan ko pa ng splash image.
In case lang po na gusto nyo mag-explore. Okay? Pag okay na po siya, click po natin yung create button. Yan. So we have our picture. Diba po? So lalagyan na po natin ng laman. Yan. Halimbawa, ito po ang aking ilalagay. Control C again. Copy po yun ha, ibig sabihin. And then control V as in victory. Hindi po dyan pwede ang right click. Tingnan nyo po pag ni-right click ko. Sasabihin din po sa inyo yung shortcut key. Okay, kaya dapat alam nyo po yung control C for copy, control V for paste. Okay, ngayon po, isa pa po. Hindi po gumagana ang tab key sa ating keyboard. So, paano po magkakaroon ng spacing yan? Ang gagawin nyo po, spacebar po ang inyong ipipress sa keyboard natin dahil si tab ay hindi po gumagana. So, anong gagawin? And click lang po natin yung tab key natin ng 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan na po siya, isang tab po ang ibig sabihin yan. So, I have my paragraph. Pwede ko po siyang lakihan ng konti kasi medyo maliit po yung size niya. Nakakasunod naman po. Okay naman po. Sabihin nyo po ah, kung medyo mabilis ako. So, okay na po tayo sa picture. Isa-isahin ko po ha kung paanong gawin. So, ngayon po, ang gusto ko naman po mangyari since I have my first page ay mag-a-add ako ng sub-chapter. Okay po? Paano po ako mag-a-add ng sub-chapter under ni What Happened? Okay po, paano po? Nakita niyo po yung positive sign sa gilid po ni What Happened, yung lesson po natin. Ang gagawin niyo lang po dyan, i-click lang po yung positive sign. Ayan po, nadagdagan na po tayo ng sub-chapter. Tama po ba? Ngayon po, lagyan natin ito halimbawa, lesson 1, under ni What Happened. Okay po, nilagay natin, lesson 1, copy ko lang po dun sa screen, yung po sa ating working area. Click ko lang po yung lesson 1. So, marunong na po tayong mag-add ng image ha, whether big image or small image. This time, dito sa lesson 1, ang gusto ko po ay, kung kanina po nag-add tayo ng paisa-isang image, this time, maglagay naman po tayo ng gallery. Yung maramihang image ha. Yun po ang gawin natin. Kasi, mahirap po dito sa image na to, kung ito ang gagamitin natin, isa-isa lang po natin yung i-add. Eh, pwede naman pong isang bagsakan na yung ating gallery. Halimbawa po, ang ating gallery ay travelogue. Yan po, travelogue. Yun po ang kanyang title. Kasi alam naman po nyo, napapanahon yan na ang ating mga estudyante ay hindi makalabas ng kani-kanilang bahay, lalo ngayon summer. So, dapat ang mga bata or ang family ay nag-outing. Pero dahil nga po, meron tayong pandemic, so hindi po tayo makalabas. So, para naman po yung ating mga estudyante ay matour natin kahit sa loob ng bahay lang po, we can create or we can use that gallery icon para ipasyal po sila. So, paano po yun? I move my blinking cursor sa center po. Ayan po siya. Nilagyan ko ng title na travelogue. Then, I'll click this one, si gallery. Ayan po, lalabas po ito. Makikita nyo po si gallery dialog box. Nag-iiba po yung ano nito, color. Ibig sabihin po, dyan po kayo maglalagay ng maraming picture nyo po. Okay po, ah, tandaan. Dyan po maglalagay ng inyong mga picture. Okay? So, paano po? Ganito po, ah, reminder po. Sa paglalagay po ng gallery, ilagay nyo na po lahat ng gusto nyong ilagay. Okay po? Kasi po, mas madali pong mag-delete dyan. Pero hindi ganun kadaling mag-add dyan ng paisa-isang image. Okay po? So, ikiklik ko na po ito. Sabayan niyo po ako. Okay, sige po. Dahan-dahan po ako. Yan, nasa gallery na po ba kayo? Dadahan-dahanin ko po. Okay? Nabilisan po ba kayo? Or need ko pong i-repeat uli yung sa image. Kasi tapos na po tayo sa image, yung dalawang image po natin kanina. Okay na po? Sana po makita ko po yung mga ano nyo, screen nyo rin po. Yan. Game na po. Okay na? Ulitin ko yung dito sa gallery.
or uulitin ko rin po ito. Kung paano po maglagay. Hirap po pala nung pag di ko kayo nakikita kung ano yung mga konbo nyo dyan. Meron na po ba kayong cover page? Okay na po tayo sa cover page? Dito po sa lesson 1, meron na rin po ba kayo kung paano pong ilagay? Let me know po. Okay na po? Teka po, hahanapin ko yung inyong FB Live nang makita ko po kayo. Hindi ko po alam kung nasan yung app, yung inyong connection sa FB Live. Division of Manila. Okay na po ba tayo? Game na po? Nagawa nyo na po ito? Para makapag-proceed po ako sa susunod? Ma'am, hindi mo ba nakikita yung mga ano, yung mga questions dito sa left? Ah, sa right? Opo. Hindi po, sir. Wala po ako sa inyong FB Live po. Hindi, I mean, dito sa stream mismo. Ah, sa stream. Sige po, ah. Sa stream. Nasa live comment po. Sige po. Nandiyan naman siya. Alam po, ah. Okay, wala na po ang pasok. Wala po naman. Okay na po ba? Game na po tayo? Okay na ba? Kung may tanong po kayo, pwede niyo po ako add sa Facebook. Benedict Luque po. Ayan. At meron na po tayong pumapasok na 20 dito. 20 mga tao. So ano pong question, Sir Benedict? Sir Benedict, ano pong question nila? Pwede niyo po kayo. Opo, ano po ang question po nila? Yung pa rin naman yung iba, may pumapasok pa rin hindi nakakapag-install. Ah, hindi pa po nakaka-install. Wala po nag-enter kayo. Pumasok kayo dito sa... Ako naka-join. Nandun na po na. Tapos yung iba hindi pa rin na-install, may picture silang pinapadala. Kailangan po bukas po muli yung Gmail ninyo or DP Gmail. Pag ordinary Gmail po yan, type po ni Sir JC kanina, hindi po talaga papasok yan. Pero pwede po kayo kumuha ng third party app ko to be author at sorry. Yan po. Maraming salamat. Hindi ko may tanong kayo. Benedict Duque po. Pwede na po ba ito tayo? Pwede na po tayo. Pwede na po mag-proceed, sir. Pwede na po. Okay, pwede na. Pwede na. Ayun, pwede na. Wala na pumasok na tanong. Sure po. Wala na pong tanong. Ngayon pa lang po ako pumasok to sa ano, DepEd page po nila. Naka-pending pa po ako, hindi pa po ako na-accept. Pero okay lang po. Yes, yes sir. Naririnig mo ako? Opo, naririnig ko po kayo. Okay, sorry. Ah, okay. So, probably... Yes, sir. Gawa na po tayo ng manager. Ubra po ba tayong bumalik dun sa may picture lang ng ano ng po? First part? Balik po tayo dun sa may first part ng picture. Mahina po, sir. Marinig. Hindi, sige. Ah, sige po, narinig ko po. Babalikan na lang po natin uli. No. Sige po, magdi-delete po ako uli. Cover page, ha? Wag na doon. Doon lang sa may icon ng paglagay natin sa cover page. Para may narinig ako tungkol sa cover page. Not from the cover page. Opo, opo, opo. Doon lang sa may icon po. Sa second na po, sa lesson 1. Opo, sa lesson po.
as some clients or as some teachers is requesting po. Yung tutorials po, nag-flash na po dun sa screen natin. My dear teachers, pwede nyo na pong kunin from that thing. And then, step by step po yung exporting natin sa mga teachers po. So, just be patient enough po. Itatakel po yun step by step po. Thank you. Okay, so game na po ba uli? Yes, Ma'am Marie, go on. Kasi yung iba po daw, hindi pa rin daw po nakakapag-install. So, ang mangyayari po niya kapag di pa rin po kayo nakakapag-install, babalik-balik po tayo uli. Okay po, so nakikita ko na po yung inyong message. So, ganito po ah. Kanina po nag-add tayo ng cover page. So, hindi ko na po siya babalikan doon sa area na to. Dito na po tayo sa lesson 1. Wherein, makikita po natin yung icon po na maliit. Kasi kanina malaking picture po yung dinisplay natin. This time, yung maliit na picture naman po ang ating i-display. Ano po yan? Paano po kaya nasa GTA lang ang text sa akin? Tapos yung image parang na-pop up lang. Tapos blanco. Ha? Okay po. Nasa gitna lang ang text. Ano po? Okay po, game na. Game, sure na po, game na po tayo. Nasa Kotobi po tayo lahat, ha? Baka po kasi nag-i-install. Diba, kinikilip tayo doon sa go to the right side yung sa image po natin. Probably yun po yung kine-question ni sir. Ah, okay po. Teka lang, ha? Sige po. Ulitin po natin uli. Dito po sa area na ito, ha? Okay po. Lahat po tayo tumingin sa screen po natin. Okay po? Dito po tayo lahat sa screen na tutitingin. Mamaya po kayo gagawa. Okay po ba? Para po masundan, kasi po kanina we add cover page, which is napakadali. Di ba po? Napakadaling gawin. This time po kasi may text na pong nakalagay. So, ang gagawin ko po, nakita nyo po dito, sige, gayahin nyo na lang po ako muna. Okay, kasi baka naghahanap pa po kayo ng mga, ano nyo po eh, ng inyong mga PDF file, gayahin nyo na lang po muna ako kung ano yung nakalagay sa screen ko para masundan po natin. Okay po ba yon? Okay po ba, mga taga Manila? Manilenya dyan? Ah, okay po. Tinitignan ko po kasi message nyo. Ma'am Marie, yung alignment po ng text natin, yung alignment ng text natin is just like the alignment we're doing sa PowerPoint and Microsoft Word. Kung makikita natin, may control center at saka yung sa left side lang and for the right side. Ganun din ang application ng Kotobi. Can you please clarify them? Kasi yun ang, the way I see, yun yung questions nila. Yun po ba ang question niyo po? Hindi po pwede sa phone ha, sa laptop po mismo tayo gagawa. Kaya kung nasa phone po kayo, cannot be po yun. Ini-display lang po ang Kotobi kapag tapos na sa Kotobi Author sa phone. Pero hindi po tayo pwedeng gumawa sa phone. Reminder yes, lang po. Yes po. Baka po kasi may tanong po eh, nasa phone daw po, hindi po pwede. Yes po. My dear teachers, to clarify lang po, ang editing or assemble of our lessons would be sa laptop po, and ang reader ito be present sa ating mga cellphone. Yun po ang makikita ng ating mga estudyante. Yung iba po talaga hindi pa pala nakakapag-download po. Okay po. Sige po. Anyway, sa mga hindi nakakapag-download, meron naman po itong video at meron na rin pong pinadala sa Sir Alan kanina na video tutorial na pwede nyo pong sundan. Okay po? For the meantime, dito po muna tayo sa screen, makinig po muna tayong lahat, and then I'm giving you an ample time to do it on your own po. Para po tayo mapabilis po ano. So ang gagawin po natin, gayahin po ako ha. Ito po, nasa chapter, ano, burahin ko na nga po muna at ng magaya kasi po yung iba ngayon lang nag-gawa. Okay po? Okay. Sabi ni Sir, clear naman daw yung explanation. Medyo mabilis lang po. Okay. Sige po. So, ngayon po, ang gagawin po natin, mag-add tayo ng another chapter. Ito po ah. Add po tayo ng another chapter by simply clicking the new chapter. Ito po sa taas. Sa taas po siya. Hit this one. Ayan na po siya. Nakita nyo po, di ba?
And then, after po niyan, since ako ay meron na po na PDF file, na kinukopya ko na lang po, mabilis po kasi yung kumopya. So, pupunta po ako sa PDF file ko po, ayan po siya, kukopyahin ko po itong title na ito. Yan. Upon highlighting it, I press Ctrl-C to copy, and then I'll go back to my chapter, and then Ctrl-V para po mailagay doon. Ngayon po, itong what happened, ilalagay ko rin po dito sa center. Nakuha niyo po ba? Ctrl-C again. Okay, Ctrl-C po again, and then go to your working area. Ctrl-V to paste. Nakuha po ba? Okay po ba? Nakuha po ba? Ano po, ano pong ibig sabihin, Ma'am Maribik po, ng ano pong version ng Kotobi? 1.6.3 po, Ma'am, ang inyo pong i-download, yung latest na po. Kung kayo po ay nagda-download pa lang po. Okay po? Paano, alin po ang, paano ma-erase? Yung kanina po, i-erase nyo po ba uli, sir po ba to, net? Paano po mag-erase dito po sa area na to? Pakitingnan lang po. Tumingin po muna sa screen. Ito po, oh, meron pong delete chapter. Basta't naka-highlight lang po. Ito pong delete icon. I-click nyo lang po, mabubura na po siya. Kung sakali po, nandoon po kayo. Nakuha nyo po ba? Okay na po? Okay. So, ito pong chapter title ay kinopya ko lang po dito. Okay po? Nakuha po ba? Upon copying, medyo lalakihan ko po siya. So, i-highlight ko po uli siya. Ha-highlight ko po uli siya. What will I do? Nakita niyo po yung normal sa taas, yung toolbar po. Toolbar. I'll click that, yung arrow down. And then upon clicking it, click ko po yung heading 1. Ayan po. Click ko para lumaki lang po yung screen nang hindi na po ako mag-edit kay font at saka kay size. Nakuha po ba? Next po ay, syempre po, before what happened na headings, kailangan po natin lagyan ng picture na maliit or yung icon para po meron po siyang parang bookmark doon. Okay po? So, anong gagawin natin? Nakita niyo po yung blinking cursor ko before what happened. Nakuha po pa? Okay po, sa text alignment, nakagitna daw po. Halimbawa po kung nakagitna, eto po ma'am, sa toolbar, ayan po o ma'am, eto po ang i-click niyo po. Yan po ang i-click. Nakuha po? Para po mapunta yung text alignment niya to the left. Nakuha po ba? Paano pong hindi pumupunta sa left, sir? Yan po ba ay kinopya nyo galing sa PDF file nyo po? Tatlong dot po. Ano po yung tanong nyo po? Wala po yung ano tatlong dot na ikiklik. Para saan po yung tatlong dot, sir? Kung mag-a-add po kayo, no need na po kung sakali. Kasi po, pwede naman po tayo mag-add dito sa positive sign na ito. Doon na lang po kayo. Doon na lang po mag-press. Huwag nyo na pong galawin tong tatlong dot na to. Okay po? Ano po ang ayaw, sir? Hindi ko po alam yung pangalan ni sir. Facebook user lang po nakalagay. Kailangan po ba naka-PDF ang ipinipaste dyan? Pwede naman po nasa Word nyo po. Kung gusto nyo nasa Word. Pwede nyo nga pong i-type. Ayan po, nakakapag-type po o. Pwede pong i-type kung nahihirapan po kayo. Sige, i-type nyo na lang po. Yes, madam. I-install nyo po yung Kotobi Author po. Tama po, yung Kotobi Author. Ano po yun? Pwede po galing sa MS Word, sir. MS Word, MS Office. Pwede naman pong i-encode. Ulitin ko po ah. Oh, makinig po tayong lahat. Para po hindi tayo pa ulit-ulit. Ano po? Pwede pong galing sa PDF file nyo, katulad ng ginawa ko, copy, paste, Ctrl-C, Ctrl-V. Pwede rin pong galing sa Word nyo, Ctrl-C, Ctrl-V. Ganun po. Pwede rin pong mag-type po kayo. To make it safe,
mag-type na lang po kayo nito what happened. Sige, everybody. Paano pong iba ang kotobi niyo po? Baka po version lang po yan, madam. Kung version lang po, okay lang po yan. Pwede nyo naman pong i-update yung inyong kotobi mamaya po. Basta po makapag-proceed na po tayo dito para malaman nyo po kung paano pong gamitin ang toolbox na ito. Kasi po kung hintayin pa po natin kayo sa pag-i-install, medyo matatagalan po tayo. Okay po? Tandaan po, lagi pong reflowable ang pipiliin sa layout. Reflowable lang po. Nasa ano na po tayo kasi eh, nasa loob na tayo. I'm giving you ample time po kanina para mag-install. So, yung mga nahuli po, I think yung iba kasi kapapasok lang po, naiintindihan ko naman po yun. Siguro po makinig na lang po muna yung iba na kakapasok lang po. Okay po ba? So, na-type na po ba nyo ito? Opo, 1.6.3 po ang version niya. Ano pong vertical ang text? Paano pong vertical ang text, madam? Tinatype lang naman po siya. Bakit po vertical ang inyong text? Sa Kotobi na lang po siguro kayo mag-type, ma'am. Huwag na po kayo dun sa Word kung nahihirapan po kayong i-copy-paste. Sa Kotobi na lang po. Sige, ako po dito magta-type. Para makita nyo po, mag-type na lang po tayo. Huwag na po kayong mag-copy-paste. Yan. So, ayan po. Nag-type na po ako. Mag-type na rin po kayo. Game po. Okay po? Game. So, kung meron na po kayong what happened, lalagyan po natin siya ng icon. Na-type nyo na po ba? Okay, good. Huwag na po tayo mag-copy-paste kasi nahirapan po kayo sa formatting nyo po sa Word nyo eh. Meron daw po naka-vertical kung ano man, type na lang po. So, ang gagawin po natin, lagyan po natin ng icon na maliit. Kasi kanina yung ginawa po natin sa cover page, kung natatandaan nyo, malaking icon po siya or malaking picture. This time, maliit na picture lang po. Yun po yung parang pinaka-bookmark po ng what happened. Pero ilagay nyo po yung target area nyo ng cursor nyo. Ito po yung cursor nyo. Oh. Nilagay nyo po before what happened na word. Okay po? I don't know, sir. Bakit po ganun po ang screen nyo po? Napababa po ang ano? Hindi ko po alam, sir, kung bakit po naging pababa ang pagsulat ng screen nyo. May napindot po ba kayo dyan na something? Mukhang may napindot po yata kayo, sir. Kasi naka-vertical po yung sa inyo. Lahat po ba ay naka-vertical din po? Okay? O medyo mainit na raw ang ulo ni sir kasi naka-vertical po ang kanyang screen. Hindi ko po alam, sir, kung bakit po naka-vertical ang screen nyo. So, ngayon po, tuloy ko na po. Wala po ang sound sa akin. Ano po? Ayan. O, nakikita ko naman po yung kanilang message ay, po. Wala po tayo na. So, add na po tayo ng image. Game na po uli. Ito po yung image, o. Oh. Image. Nakitingnan po yung screen. Po. Wala daw pong marinig. Teka lang po ah. Hindi, tinanggal ko na siya ma'am. Baka ano niya yun, correction. Ah, okay po. Opo. Kasi akala ko ano eh, walang marinig. Okay po. So, next is, ayan po. Si image naman po ang ipipress po natin. Press image. Typing na po. Typing na po kayo. Sir, hindi ko po alam bakit po lahat po sa inyo po ay hindi makita. Pati image daw po. Sir, napaklik ko lang po yung image ha. Wala pa po tayong ginagawa uli. Okay? So, click po natin yung image. Okay. Actually po, yun po talaga yung purpose natin. To discover po kung ano po ang functionality ni Kotobi. Apo? Kaya nga sabi ko po sa inyo from time to time, medyo mababago po, baka minsan tatagalugin ko po siya, minsan i-Englishin ko po yung sample ko. Kasi discovery lang naman po ito para pag kayo na po ang nag-manipulate na sarili nyong SLK or module, kaya nyo na pong gawin. Kailangan lang po i-showcase sa inyo yung functionality ng ating mga toolbox. Okay po ba? Ayan, so tuloy na po natin. Click po uli natin si image. Click po ah, I click the image. Ayan. Nakita po si dialog box ng image.
Ang gagawin po natin dyan, click natin yung add image. Ito po yan. Yung command button niya. Then, kunwari lang po, ito po yung picture niya. Okay po, kunwari lang po, sa akin po available. Kung sa inyo po wala, kung ano na lang po yung available na picture sa inyo. Ha? Baka po kasi hanapin nyo na naman siya. Then, click open button. Hinighlight ko po ah. Click the open button. Nakita nyo po, nag-appear na po yung image ko. Dito po sa image dialog box. Okay po? Ang gagawin nyo po ngayon dyan ay, meron po dyan dalawang tab. Okay po? May dalawang tab po. Click po natin sa layout tab. Ito po yun. Naka-click na lang po. Dahil po maliit na image or maliit na picture lang po ang gusto nating i-display, na halos ka-size lang po ng what happened, palitan po natin yung width. Okay po? Palitan po natin yung width. Makinig po muna tayo lahat dito. Dito po muna focus. Yung mga ano po module po o kung ano pa man pong reviewer, ibibigay po sa inyo mamaya right after po ng ating training. Dito po muna tayo. Mamaya na po natin intindihin yung mga tutorial video nyo or kung ano pa man. Dito po muna. Kasi kahit po mag-tutorial video po kayo, kung hindi nyo po nakita kung paano gawin, mahihirapan din po kayo mag-manipulate. Okay? Dito po muna tayo sa screen. So sa width po, ang gawin po natin, palitan natin yung width niya ng pwedeng 70, 80, or 90 pixel. Okay po? So ako 90 ang ilalagay ko sa width. Okay po? And then yung sa height, as I have mentioned a while ago, wag na po nyong palitan. As is na po siya sa lahat ng inyong picture. To make it safe po, na hindi po mapixelate ang inyong picture, so auto na lang po siya. Nakuha po ba? Okay po? Nakuha. Next is, next po natin ay yung text wrap po. Yan. Sa text wrap, i-click po natin itong down arrow niya. Nasabi ko na po sa inyo kanina na ang meaning po ninan ay center displayed po siya. Dini-display po niya na naka-center ang inyong picture. Okay po? Pag sinabi naman push to the left, sa left side po siya mag-a-appear. Ganun din po sa right. Okay po? Okay po. Okay po. Nakuha po. Okay, so I'll click push left. Kasi po, dapat po, ma-appear po siya sa what happened, before what happened na word. So I click the push left. Ayan po siya. Wala na po akong babaguhin dito para hindi po kayo malito. Wala na, dahil yung positioning naka-reflowable na po siya, so wala akong gagalawin. What if gusto kong lagyan ng animation yung picture ko? Yan po ah, kung gusto pong lagyan ng animation ang picture, I'll click animation, I'll hit this one, yan. And then upon clicking the animation part, magbabago po ng screen. Ayan po siya. Ang gagawin po natin, may choices po, none. Ibig sabihin yung picture, walang effects or walang animation. Pwede pong i-wiggle, mag-wiggle po siya ganyan. Pag jump, alam niyo naman po kung itsura ng jump. And then enlarge. Okay, so I choose enlarge. Okay po. So next po ay, syempre po, pasensya na po kayo, malakas lang po talaga ang boses ko ha, hindi po ako galit. Okay po, baka po naisip nyo galit ako. Hindi po ako galit, malakas lang po ang boses ko. Kasi yung iba po hindi yata ako naririnig. Meron daw po silang parang connection problem. Yun po. So, ngayon po, dito po sa display pop-up, let it be. Huwag na po nating palitan. Wala pong papalitan. Kung gusto nyo lang po lagyan ng animation, edi i-click nyo po itong mga ito, kung ano man po ang pipiliin nyo. Kung ayaw nyo po lagyan ng animation, click none. Okay po? Nakuha po ba natin? Then, after nyan, dahil na-edit na po natin ang animation at layout po natin, click na po natin yung create button. So, click na po natin. Sabay-sabay po tayo. Create button. Yan. So, ayun na po yung ating picture. Nagkaroon na po tayo ng picture. Paano po i-edit? For example, gusto ko pong i-edit yan, ma'am. Ano po ang gagawin? I-highlight lang po natin ang picture. Ayan po yung picture niya. Then, makikita niyo po may mga icon po sa taas. Ang ibig sabihin po ng X ay delete. Ang pencil naman po ay edit. Ayan po yan. Ganyan po yung itsura kung sakaling gusto niyo pong i-edit. Kung gusto niyo pong i-replicate yung picture or duplicate, you can click this one.
Okay po ba? Nasundan po ako? Okay, good. Yan. So, tapos na po tayo kay image. Tama po. Natapos na tayo kay image, yung maliit na image at malaking image. This time, maglalagay na po tayo ng gallery. This is for the sake of our training po ha, para po medyo bumilis na po tayo. Paano po maglagay ng gallery? For example, ang gusto ko po ay travelog para ipasyal po ang ating mga estudyante since hindi po sila nakakalabas ng bahay. So, pakitype po ang travelog sa mga sumusunod po sa akin dahil meron na pong kotobi. I-type po nyo ang travelog. Okay. Siguro po, ano, kung sakali po na parang merong, para po kasi may problema doon kay Sir Facebook user, hindi ko po alam kung sino po siya. Kasi po parang marami pong icon na kulang sa kanya. Yun po, parang yung text niya, naka-vertical daw, yung kanyang image, hindi makita. Yung pong duplicate icon, hindi rin daw po makita. Siguro po, sir, mamaya po i-reinstall nyo po uli. Uninstall po and then reinstall po uli. Para po makita nyo po yung screen nyo. I don't know po kung bakit po ganoon po ang inyong screen po sa Kotobi Author. Okay po? So, I'll hit this center. Sana Mamarin, po ba, ano po ba ang, anong device po ba ang gamit ni Facebook user? Ay, hindi ko po alam, sir. Para miss, ano tayo, parang iba kasi yung gadget niyang gamit? Yun nga po, sir. Hindi ko rin po alam kasi parang marami pong kulang sa kanya. Possibly yung device po ang problem. Mamari, if I may interrupt, can you please proceed na lang po sa exporting ng na one quiz and then exporting of audio and exporting of video. Mapabilis po tayo. Yes, sir, in passing na lang po para medyo ano po, para okay. Makita naman po nila. Salamat po, sir. Okay, so sir, ma'am, dire-diretso ka na po wala na po interruption para mabilis po tayo. Anyway, we will provide them the copy of our tutorial. And then yung mga backtrack po, most probably, basically, my dear teachers, ano lang po ang dinidiscuss natin, these are some basic functionalities of Kotobi, and the rest of the features, you may explore it as what you want, marami pa po siya. Thank you. Okay po, salamat sir. So yan, so kung mag-a-add naman po tayo ng gallery, i-click lang po nyo itong area na ito. Click lang po, ayan po siya. Then, sabi ko po sa inyo kanina, saan po tayo mag-i-import ng picture? Yung nakikita niyo po nag-iiba-iba ng kulay. Ayan po. So click po natin siya. Ayan po. And then after natin i-click, hanapin po natin yung picture na gusto kong ilagay. Halimbawa, travel. Mag-a-add po ako ng apat na picture. Halimbawa, in-add ko po siya. Then I'll hit open button sa mga sumusunod po sa akin dyan. And then sa download po, pwede nyo pong palitan ng caption. Halimbawa, solo travel. Paiksiin ko na lang po para po ma-touch po natin lahat ng icon. Okay? Solo travel, etc. So nalagyan na po natin halimbawa ng caption. Okay po? Nalagyan na ng caption. Sa settings po, pwede nyo pong palitan yan. Kung ano man po, pwede nyo pong i-explore kung ano po ang dapat nyong gawain pagdating po sa insert gallery. And then kung okay na po ang inyong gallery, click po natin yung create button. Ayan po. Yan. Paano po ba makikita to? Sige, gamitin na po natin yung customize tab. Kasi sa edit tab po tayo gumagawa ng ating Kotobi or ng ating ebook. Ngayon, para po makita po natin yung output niyan, kung yan ba ay maganda, we need to click the customize tab. Ito po yan ha. Click po natin. Yan. So, I click the customize tab. Ito po ang lalabas. Nakita niyo po kanina, nilagyan ko ng check yung table of content ko, kaya meron po akong table of content na nag-a-appear. So, ang gagawin ko lang po, I click this one. Halimbawa si cover. Ito po yung aking front page. Yung cover page ko. And then, when I hit next, ayan po siya. Ma'am, pwede ba yung i-zoom? Pwede po. Sa gitna lang po. Yung cursor niya, click nyo po. Ayan po siya. Then, pwede nyo na po siyang i-scroll. Okay po? Kung paano pong gawin. Okay po? Nakuha po ba yung dito sa area na to? Tapos, babalik po uli ako sa edit tab. Yan. Okay po? So, ayan na po. Nandito
na po tayo uli. So ano na po yun na discuss natin? Image at gallery. Next po ay si-link naman po ang ating lalagyan. So maglalagay ako ng sub-chapter. Ito po yun, no, yung positive sign. Dito po sa what happened, ha? I'm talking about what happened. May positive sign po dyan. Meaning po niyan ay sub-chapter po ang ating ilalagay. So I'll click the positive sign. Lumabas po ang sub-chapter. So ilalagay po natin dito ay title na lang pong ilalagay ko, ha, kung ano man, para po pag binalikan nyo, pwede nyo pong makita. Si link na po. Si link naman po, mag-a-add po ako ng Word galing sa PDF ko. Huwag nyo na po akong gayahin. Panuorin nyo na lang po. Ano po? Kasi baka matagalan po uli tayo. Control V ko po siya. Yan. Halimbawa po ito, meron akong words na kailangan kong i-link. Yan po, halimbawa si art. Sasabihin po natin ay, sasabihin ng bata, ano pong ibig sabihin ng art? Hindi po namin alam. Diba? So, paano po ang gagawin natin para matulungan natin yung bata at hindi na mag-scroll si bata hanggang dun sa dulo? Kasi ganun po, diba, sa libro, yung glossary po nasa last page. Para hindi na po siya mag-scroll, i-hyperlink po natin yung mga definition of terms. Paano po yon? Halimbawa, i-highlight lang po natin yung target word po natin. Ayan po. I-highlight po yung target word. Then after po niya, na na-highlight na po natin, tandaan laging may hina-highlight po na word, ha? Or image. Ano po ang ipipress natin para po magkaroon ng definition of terms siya ng yung bata hindi pupunta sa glossary or yung kanyang dun sa definition of terms sa pinakadulo ng libro. I'll hit the link kasi kanina po ay gallery. Ito po yung link niya. Click the link. Ayan po. Lumabas po yung dialog box ng link. Ayan po siya. May mga choices po siya kung paano i-display. So unahin po muna natin si pop-up image. Nakikita niyo po ba? Nakikita po ba? Para po malaman ko kung nakikita niyo po. I'll click the pop-up message. Click ko lang po. Nalipat po yung period na tuldok tuon po sa pop-up message. There are two type of pop-up message. Yung una po ay text at the other one is image. Ang kailangan po natin ay definition of terms. Huwag niyo na po akong gayahin, ha, kasi ako po ay may pinagagalingan na po yung mga definition of terms ko po. Baka po kasi ako ay gayahin niyo rin po. Halimbawa po ako ay nag-type ng arts. Para lang po makita niyo kung paano pong ginagawa. Kopya ako. Kukopyahin ko lang po yung definition of terms niya. Control-C ko siya. Kung meron na po. Pero sabi ko po sa inyo, pwede po mag-type dyan, no? Pwede pong mag-type. Ako po, para mabilis lang po, hindi ko na po siya itatype, kinaka-copy-paste ko na lang po siya. So, eto po, pwede rin po yung makustomize. Halimbawa, gusto nyo ay gawing bold, pwede po yan. Or kaya, i-highlight nyo po yung art. Lalagyan nyo po ng kulay. Pwede po yung makustomize. Depende po sa gusto nyo. Eto po yung mga function niya. Under text po yan, ha. Then I'll hit create button. Napansin nyo po, naging blue po ang color niya. Nag-blue na po siya. Tayhan ko lang po para makita nyo. Naging blue na po ang kanyang color. So ang gagawin po natin kapag naging blue na ang color niya, punta po ulit tayo sa customize. Customize tab. Yan. Ito pong display ng customize na ito ay web. Okay po, ah, para alam niyo lang po. Pwede po natin i-click si mobile app. Ayan po siya. Sabihin niyo po sa akin, naka-web pa rin, mami. Yung platform po ang papalitan natin. Ito po yan. May button po for platform. Desktop screen or web screen ang ibig sabihin. And then may mga iba-ibang klase ng cellphone. Halimbawa, pinili ko si iPad. Ayan po. Ganyan po ang magiging itsura niya. Huwag po kayong mag-alala dahil reflowable naman po pili nyo. So kahit iPad po ang platform na ginamit nyo, pag nilipat nyo po siya sa mga iba-ibang cellphone, mag-a-adjust po siya kusa. So huwag po kayong mag-alala doon sa part na iyon. Tingnan po natin yung link. Ito po yung art, diba, kanina. Hit natin yung art na naka-blue. Ayan, instantly you have your definition of terms. Nakuha po ba? Click lang po yung OK. And then let us go back to the edit tab. Ayan po siya. Bumalik na tayo sa edit tab. This time, ang ililink naman po natin ay
Halimbawa po, paintings. Kasi hindi nyo po alam ang ibig sabihin ni paintings. Hindi pa po ako sasabihin ng bata sa inyo, hindi pa ako nakakakita ng paintings. Ano ba ang itsura niyan? Ano ang picture niyan? So, anong gagawin natin? Click ko po yung link. Ito pong link. Uli. Click ko po yung link. Lalabas po uli ito. Yung dialogue box natin, makikita nyo po may pop-up message pa din na naka-highlight. Ang ginawa natin kanina ay text. Naglagay tayo ng definition of terms nito. This time, let us display an image. So, click natin si image. Nakuha po ba? Nakuha po? Sana po may sumusunod po ano. Yun, sana po lang may sumusunod po. Then, click the add image. Add image po. I-click nyo po yung add image. Hit nyo po yan, yung button na yan. Lalabas po yung ating folder. Hanapin po natin yung paintings. Ako po kasi meron ng naka-prepared. Kaya po kanina sabi ko po sa inyo, pwede na po kayong kumuha ng prepared materials nyo para hindi po kayo mahirapan. For example, ito po yung kinuha kong paintings. Tawa, yaan. Click ko lang po yan. Click the open button. Yan. Nakita nyo po, nag-display na po yung image na dito. Hit create button. Okay po? Yan. So, nakita nyo po, na-highlight po yung paintings, naka-blue na po uli siya, meaning naka-hyperlink siya, kaya may highlight na blue. Next po, mamaya na po natin tingnan kung ano pong itsura. Ang next naman po natin ay, for example, literature po, ang gusto kong malaman. Ito ay for the sake of training lang po, ah. Hinighlight ko po yung literature, and then I click the link again. Yan, I click the link again. Dali lang po, inom ako, ah. Commercial lang po. Yan. Kanina po, kung pop-up message ang ating ginawa, this time po, ang i-attach po natin ay to website. O, ito po, ah, ibibilinan ko po kayo. Kapag po nag-link kayo ng website, tandaan po nyo na dapat si bata, i-inform nyo na dapat may data po sila. Okay, sa website. Para po ma-access nila yung website na iyon. Okay po? So, I click the website. Makikita nyo po, tinatanong po kung ano ang URL nung website na yon. So, pupunta po uli ako sa Google ko. Ang hinahanap ko pa ay literature. Anything na may kinalaman sa literature. Yan. Yung website po niya, click ko lang po yung Wikipedia. Kasi ang hirap naman po, di ba, na i-copy po natin lahat to sa loob ng Kotobi. Kung pwede naman po natin i-hyperlink na lang po. So, I'll click this one. Ayan po, Control-C. Yan po siya. Then after nyan, balik ako doon sa aking link. Control-V as in victory para po ma-i-add ko po ang aking URL. So, wag na po nyong galawin yan. As is na lang po. Then hit create button. Ayan po. Na-highlight na po si literature. Okay po? Next po, ang gusto ko naman po, ma'am, yung music po, itong music, ma-transfer po sa what happened na page or any pages na kung saan ko man po siya gustong i-hyperlink. So, ano po ang gagawin natin? Gagawin po natin, link, ito pong link again, i-press nyo po siya, click nyo po, ayan na po siya. Then, instead of to website, punta po tayo sa book location. So, I click the book location. Nasusundan po ba ako? Okay. Kanina po, nasa website tayo. Ngayon, lumipat po tayo sa book location. Ang gagawin po natin, meron po nakalagay dyan na drop down menu or command. Click lang po nyo yung arrow down na link. Ito po, oh. Click po natin. May pagpipilian po kayo. Kapag marami na pong chapter dyan, marami din po yung lalabas. Okay? So, ako po, ang gusto ko, yung music na word ay ma-insert or ma-link sa page ng what happened. So, I'll click what happened. Ayan po. Wala na po akong papalitan sa target para hindi po ako malito. Then, I click create button. Ayan po. So, nakakaapat na po tayo ng linking ha. Bababa ko po. Kukopya po ako dito para mas madali po.
Ngayon naman po, ang ililink natin ay, type ko po yung what happened. Hindi, lesson 1 na lang. Lesson 1, yan. Si lesson 1 po, tinype ko sa taas. Binaba ko po siya. I-highlight ko po uli siya. Okay? I-highlight ko po uli. Ang gagawin po ay, click the link again. Nasa link pa rin po tayo, ha? Hindi pa tayo nakakaalis. We're done with the website. We're done with the book location. We're done with the pop-up message. This time, lagyan po natin ng hyperlink audio. Okay? Para hindi po nakikita ng bata kung nasaan po yung audio. Kumbaga, pwede natin i-play siya ng dire-diretso eh. May choices po. Audio URL coming from the internet. And the other one is audio from your audio file. Ganun po. Ngayon po tayo, from audio file na lang po ang pipiliin ko. Kasi medyo mabigat na po kung galing po sa internet. So I press audio file under audio po ha, under audio. Let me know kung makakasunod, kung nakakasunod po. Then after nyan, ganito po, may tuturo po ako sa inyong strategy. Kasi alam ko po na yung cellphone po natin, MP4 po ang kanyang, pag nag-save, pag tayo po ay nag-record ng boses, MP4. Tapos i-convert din po uli natin sa MP3. Eh, pwede naman pong diretso na. Saan po iyon? Nakita niyo po yung online voice recorder? Nakita niyo po ito? So, itong online voice recorder na ito, ito po ang URL niya. https://online-voice.recorder.com. Diba po? Ang gagawin ko po, i-record ko po yung aking voice na lesson 1. Ayan po. Bawa, I click this one. Ito, i-click nyo lang po ito. Lesson 1. Yan. Processing. Ngayon po kung may dead air, ito po ang maganda dito sa online voice recorder, pwede nyo na pong i-trim down agad. Trim na po natin kasi may dead air. Diba po? Click na po natin agad para ma-trim down. And then i-play natin. Okay. Okay po? Tapos isa-save po natin. Tignan nyo po when I save it. Save ko po. Save. Save na po siya automatic sa inyong mga gadget or devices. So, hindi na kayo nahirapan. MP3 na po iyan. So, eto po yan para makita nyo po na meron po. Ayan po siya. So, ilalagay ko na po siya ngayon sa aking Kotobi. Add audio file po ako. So, I'll click add audio file. Then, I locate the download area. Eto po yung record ko kanina. Click ko po siya. Pipiliin ko siya. Ayan po, naka MP3. Tandaan, pag audio po, MP3 po tayo. Hindi po pwede iba ha. MP3 lang po. Then I click open button. Ayun na po siya. Then click create button. Ayun, naka-highlight na po uli siya. Ngayon po, dire-diretsoin ko na po ha, para pagka-prinoject ko po siya sa customize, dire-diretso. Gusto ko po may ma-download ang bata na handouts ko. Gusto ko PowerPoint, Word, Excel, ganyan, etc. So, ang gagawin ko, type ko lang po yung handouts. Yan, handouts 1. Control-C ko na lang po para mabilis po ako. Yan, malaki siya. Isang ano lang, size. Yan, handouts 1, 2, and 3. Para saan po itong handouts or attachment? Para po in case na gusto ni bata na makita yung lesson natin, hindi na po sila mahihirapan, i-download lang po nila. Paano yon? I-highlight po natin yung handouts 1. Nakakasunod po tayo. And then hit the link. Ito po. Hit the link. Ayan po siya. Makikita niyo po, lampasan na po natin action. Kasi yung action po para po siyang bookmark lang. So, click the attachment. Ito po yan. Tapos na po kasi tayo sa website, sa book location, sa pop-up message, at sa audio. This time, punta po tayo sa attachment. Ayan po. Ang gagawin natin, maglalagay po tayo ng attachment na pwedeng i-download ng ating mga estudyante. Click lang po itong browse command button. Ayan po siya. Then after po niyan, i-click nyo po, hanapin po natin yung gusto nating i-attach. For example, itong speakers and topics. Halimbawa yan ang gusto nating i-attach po dun sa handouts 1 natin. Click open. Ayun na po siya. PowerPoint po yan. Hit create button. Na-highlight po. Yung sunod po natin, i-highlight po uli natin yung handouts 2.
And then click the link. Ayan po. Click po uli natin yung browse. Yan. Ang gusto po nating i-add ay hindi po pwede yung Kotobi ha. Yung Kotobi po ang i-hyperlink. Hindi po pwede yon. Word naman po. So I click this one. Then I click open. Ayun na po si Word. Click lang po yung create. Next po ay, next is handouts. Opo, pwede po siyang gamitin na naka-offline. Basta po na-download nyo na po yung installer po, pwede na po siyang offline gamitin. Para pong MS Word, para pong Office, Microsoft Office. Basta't na-download na, na-install na po natin, pwede na pong gamitin yan na offline. Okay po, so next ko po ay handouts 3. So I'll click the link again. Ma'am, pwede bang mag-download dyan ng video, ng picture, or anything, except EPUB. Hindi po pwede ang EPUB. Bawa video. Yan. Create. Ayan na po. Tingnan po natin na when I customize it. Patingin lang po. Yan. When I click the customize, eto na po siya. Rotate ko lang po. Maliit po kasi masyado. I click the link. Eto po. Yan. Click ko po yung lesson 1. Okay po. Next po ay, yan po, yun yung definition of terms na hyperlink natin. Ito naman po yung isa, yung hyperlink po natin yung other page. Ano po? Yun po yung ating ginawa. Next po ay, yung literature naman po. Sa external link naman po siya via URL or internet. Ayan po siya. Nai-scroll po yan ha, baka sabihin nyo po yung page lang na yun. Nalilipat po siya. Okay po? Next is, si paintings naman po, yung picture. Lalabas din po siya. Then, next is the handouts. Tingnan nyo po. Tatanungin po kung saan nyo po isi-save yung inyong file. Okay po, kung saan isi-save. Ganun din po yung handouts too. Yung Word, kung saan din po isi-save. Tatanungin po yan. Pero tandaan po, dito po sa downloading part, yung attachment, kaya lang po yan kung meron po silang application po ng Office. Whether laptop or cellphone. Kaya lang po, dito po sa part na to, dapat naka-data po yung bata ha, dun sa URL. At ito po, para makita po ng bata natin. Okay po? Let's go back to the edit tab. Ayan na po yung edit tab. Ang next po natin, since tapos na po tayo kay Link, tatlo na po yung natapos natin, hindi na po natin gagawin si Anchor kasi yan po ay parang ano po siya, bookmark. Okay? Let us go to the video. Mag-a-add po uli ako ng sub-chapter. Yan, video naman po. Click ko lang po itong video na ito. I-click ko lang po. I hit that. Makikita niyo po yung dialog box ng video. May dalawang choices po. Isang video URL from the YouTube and the other one is add video file. Unahin po muna natin yung galing sa YouTube. Kasi I'm sure kayo po ay mga hindi vlogger. Yung iba siguro vlogger para hindi po tayo ma-plagiarize. Pwede naman pong gumawa kayo ng sarili nyo pong vlog. At yun po ang ating ilagay sa ating video. Pero in case na hindi kayo vlogger at gusto nyo pong mag-aral noon, punta po ako sa YouTube ha. Yan. Sa YouTube po, doon po sa search box, halimbawa ang topic ko ay arithmetic. Yan, arithmetic sequence. Yan po. Ilalagay ko po doon sa search box ng arithmetic. Then hanap po ako dito ng video. Wait lang po. Baka po kasi ma-plagiarize tayo. So paano po natin makukuha yung video na allow ikuha, akuhanin or if ito po ay public, naka-public. Paano po natin makukuha na hindi tayo ma-plagiarize? Tingnan nyo po itong filter sa inyong YouTube. Lahat po ba kayo nasa YouTube? In case lang po. Click po natin si filter. Ito po yan. Yung drop-down menu po ay lalabas. Ito po yung drop-down menu. Diba po? Hanapin po natin yung word na Creative Commons. Okay po? Then sa Creative Commons po na iyan, sana po nakikinig po tayo rito. Yan. Ang gagawin po natin, click the Creative Commons. Ano po bang function ng Creative Commons? From the word itself, commons means
publicly uploaded siya. So meaning, we can use it. Opo, na hindi tayo ipi-plagiarize ng gumawa. Kasi nilagay po nila publicly. Meaning, pwedeng gamitin ng kahit sino. Okay po ba? I click the Creative Commons, lalabas po lahat ng video na pwede po natin gamitin. So for example, I hit this one. Yan po. Yan. Ang gagawin lang po natin dito, kopyahin lang po natin si URL. Ito po o sa taas, yung URL po ni YouTube nyo. Control C, and then Control V para po dito sa area ng URL. Nakopya na po natin. Si layout po, ito po yan yung mga tab po niya. Pwede nyo pong palitan yung width and height niya, pero ako default na lang po. Hindi ko na siya papalitan. Sa text wrap, same thing. Naka-display po siya in center form. Hindi ko po siya nilagay sa left or right. Okay po. Next is, click po nyo yung design. Kung gusto nyo lang pong kulayan yung background color nyo, kasi diba ang default color ng mga video ay black. Sige, palitan po natin para makita nyo po kung ano po ang aking sinasabi. Huwag na pong lagyan ng splash image, kasi po, yan po yung image na mag-a-appear bago sa video. Sa settings naman po, ayan. Design po ah, and then settings. May nakalagay po ditong autoplay. Pwede nyo pong i-check para po mag-autoplay yung inyong video para hindi na po ipi-play ng bata. Mag-autoplay na lang po siya. So, I'll click the autoplay. Ayan po siya. Then, I'll hit create button. Ayan. Yan na po. Napalitan po. Pero, originally, black lang po talaga ang color niyan. So, mamaya na po, mag-a-add po uli ako ng another one. Yung hindi naman po naka-autoplay na video. Nakakasunod po tayo, ha? So, mag-a-add po uli ako. I'll click video again. Yan, I'll click video again. And then after clicking the video, instead na video URL po ang ating prepress, click po natin yung audio video file. Ang ibig sabihin po niyan, you have your video from your devices or from your laptop or computer. Yun po ang pinag-usapan na wala pong tablet at saka cellphone. Hindi po yung gumagana doon. Okay po? Then I'll hit this one. Add file. Hanapin ko po yung video ko. Halimbawa, ito po. Click open. Yan. Pwede po natin i-customize uli. Diretso na po kay setting. Hindi po siya naka-autoplay. Go back to the layout. Wala po akong pinalitan na kahit ano. As is lang po siya. Then I'll click create button. Yan. So next po. Okay. Next po ay, ayan na po siya. Nalagay na po natin yung video. Then, tingnan po natin yung output niya. Ano po ba ang itsura nito? Let's click the Customize tab again. Yan. May dalawang video po, ano? Click po muna natin yung video una. Yan po yung may autoplay. Okay. So, yun yung autoplay. Yung isa naman po, yung hindi autoplay, i-click lang po natin tong arrow na to. Okay? Nakuha po ba kung paano gawin si video? Napakadali lang po, no? Basta't magaling lang po kayong mag-copy-paste. Hi, Ma'am Lutiva. Nakita ko yung aking friend. Hello, Ma'am. Thank you po. Next is, click naman po si Edit. Balik tayo kay Edit tab. Okay po? After the Edit tab, we're done with the video, maglagay po tayo ng audio. Kanina po, audio link po ang ating nilagay. This time po, ang ilalagay natin ay audio po mismo. Audio. Kakapi po ako, ha? Lalagyan ko po ng audio. Halimbawa, this one. Copy ko lang po, ha? So, see? Parang makita nyo lang po. Ayan. Using ko po ng konti. Hindi po siya maganda tingnan. Yan. So, lalagyan ko po siya ng audio, yung subject matter, modern art. Paano ko po gagawin? Hindi po hyperlink. I'll click this audio. Tingnan niyo po yung audio niya. Click audio. Then, lalabas po si audio. Audio dialog box. Meron pong choices. URL or add audio file. So, ako po, ang gagawin ko na lang po ay add audio file. Kiklik ko po yun. Ayoko po coming from the internet. Tandaan. MP3 lang po ang ating audio. Saan po uli pwede mag-record?
ng audio na hindi na po natin kailangan i-convert into MP3 dito po sa online voice recorder. So, X ko lang po siya. Yes, ayan na po siya. So, ang nakalagay dito, ang lalagyan ko ay subject matter. Diba po? Ang ilalagay ko po ay subject matter modern art. So, i-record ko po yung voice ko. Subject matter modern art. Yan. Pwede ko naman po hindi i-trim to, pero i-trim ko na rin po para diretso po. Pwede ko po i-play. Okay, na-save ko po. Ayan na po, nakasave na po siya. Then I'll go back to my Kotobi. Lalagyan ko po ng audio yung taas. Para po to sa mga gumagawa ng big book. Para po yung big book nyo may audio sa taas. Okay po. I'll click the audio ulit. Then I'll hit audio. Add audio file. Click this one. Yan po. Hanapin ko po yung nirecord ko po kanina. I click this. Yan po ay nakalagay sa akin ha. Click open button. Then hit create button. Ayan po. May audio na po kayo. Okay po. May audio na po. Tingnan po natin kung anong itsura niya sa audio. Okay. So, yun na po siya. Next is audio sync. Si audio sync po ay para pong text to speech po siya. Kaya lang hindi po ako sure kung gagana ang aking space bar mamaya. Paano po maglagay ng audio sync? Yan. I click the audio sync. Ayun po yung cursor ko sa baba. Sana po nasusundan ako. Okay. Nasusundan po ba ako? Click ko po yung audio sync. Yan. Ito po yung audio sync. Meron po siyang tatlong tab. Nasusundan po ba ako? Mga moms? Yung tatlong tab na yon, yung isa ay content, kung saan po natin ilalagay yung ating audio, at yung text, kung ano po yung isi-syncing nyo na text. Para kasi po itong ano, text to speech, meaning to say, habang may nagsasalita, gumagalaw po yung inyong cursor dun sa word by word po. So maganda po itong area na ito, kasi kung non-reader po yung mga estudyante natin, nakikita nila yung words na naririnig pa po nila. Okay po? So I'll click si audio, teka lang po ha, mag-add po muna ako ng aking word. Halimbawa, modern art, ito po ang aking ilalagay. Control C. Lalagay ko po dito, Control V. Yan. Tapos po niyan, gagawa po ako ng aking audio sa online. Dadalawahin ko po yung screen ko. Close ko lang po kasi nakasave na po yan. Yan. So magsasave po uli ako. Itatype ko siya. Okay, so click ko po siya. Modern art includes artistic work produced during the period extending roughly from the 1860s to the 1970s and denotes the style and philosophy of the art produced during that era. That term is usually associated with art in which the tradition of the past had been thrown aside in a spirit of experimentation, impressionists. So, click ko lang po siya. Hindi ko na po siya titingnan. Save ko na lang po. Save. Babalik po ako kay Kotobi ko. I-add ko na po si audio ko. Tingnan niyo po ha. I will add my audio. Click ko po siya. Hindi po URL ha. Audio po na na-save ko na. Go to the download. Click kung ano yung na-record ko. Click the open button. Ayan po siya. And then click the syncing tab. Ayan po yung syncing tab. Pag in-start nyo po yan, para po mag-move. Sa akin po kasi parang feeling ko hindi mag-move yung aking yung aking space bar. In case lang po, tingin ko po yung first word lang po ang malalagyan ko dito sa akin po. So I'll click the start. Magpi-play po siya. Yan. Click nyo po yung inyong
So, yun po. So, kapag okay na po siya, yung appearance po niya, pwede niyo pong palitan. Pero ako, hindi na po ako magpapalit. As is na lang po siya. So, I'll hit create button. Yan. So, meron na po ako dito na auto, audio sync or yung text-to-speech. Try po natin. Sa audio. I-click ko po ito. Tingnan niyo po, ha? Okay po. So, ganun po yung audio sync. Okay po ba? Nice po talaga iyan. Actually, sa lahat ng yung mga na-trainingan ko rin po dito sa aming division, eh, natuwa po dyan sa audio sync na iyan. So, mag-a-add po ako ng another chapter. This time po, ang i-discuss ko ay container. Madali lang naman po itong container. Parang lalagyan lang po siya. Parang square. Okay? Paano po yun? I'll click. Sorry po. Container. So, click ko po itong container, ha. Click container. And then, makikita nyo po yung layout niya. Tatanungin po kayo, anong container type? Expand vertically? Or scroll? Use a scroll bar. Okay po? Ako po, lagi kong pinipili, expand vertically po yung container ko para nag-i-expand po siya. Text wrap, gusto ko po naka-center, kaya none lang rin po yan. Design. Pwede pong as is na po yung inyong design. Hindi nyo na po lagyan, okay lang. Pero kung gusto nyo po yung design na meron parang background image, you can click that add image. Then click layout, tingnan nyo po yung itsura niya. When I click the create button, yan po, ganyan po yung itsura niya. For example, ako po ay maglalagay ng lesson. Ito po ang aking ilalagay. Reminder po, ah, pwede pong may container din po sa loob. Halimbawa, ako maglalagay ng isa pang container. Liliitan ko lang po, gawin kong 50 over 100 na container. Then, click create. Nasa loob po siya. Pero mapapansin nyo, nasa gitna. Pwede nyo pong baguhin yung text wrap niya, push to the left. Okay? So, ang gagawin ko, ikakopy ko lang po itong area na to. Lahat po nakukopy, ah. Lahat, kumukopya. Yan, control C. And then, lalagay ko po sa loob ng container, yung sub-container. Nakapi po pati yung mga picture. So, dapat po hindi. Word lang po. Yan. Tapos, click mo lang po ito pababa kasi expandable naman po siya. Halimbawa, you have your first container. And then, gusto nyo itong modern art ay merong image. Lagay nyo lang po yung inyong target cursor, yung location nyo po. Lagay nyo, andun po yung aking cursor, I click the image. Same thing kanina, mag-a-add lang po ako ng image dito. Yan, halimbawa, ito po yung in-add ko. Liliitan ko lang po kasi kailangan maliit lang po yung icon niya. 70. Push to the left, click. Ayun na po, meron na po akong image sa gilid. Nasa loob po siya ng container. Ma'am, pwede bang maglagay dyan ng gallery? Pwede po. Kung ano man po ang ibig nyong ilagay sa loob ng container, pwede rin pong lagyan ng audio. Sige, lagyan natin ng gallery po. Nakakasunod po ba tayo? Sana po nakakasunod. Halimbawa, ito po. Ayan. Lagay ako ng gallery. Ang gallery naman po. Ayan. Click ko na. Ayan po yung gallery niya. Pag tinignan nyo po siya, when we go back to the customize, kahit ano po pwedeng ilagay sa loob ng container, para lalagyan lang po siya. Yun po yan. Opo, sir. Pwede pong lagyan ng fill ang container po. Ayan. So, ito na po siya. Tingnan nyo nga po, nasa-zoom nga siya eh. Yung inyong container. Pwede nga po lagyan niya ng video. Lahat po ng gusto nyo. Balik po tayo, ha. Pwede po bang kulayan yung container? Yes po. Pwede pong kulayan dito po sa design. Click nyo po yung design. Background color. Pwede nyo pong palitan.
Yan po siya. Nakukulayan po siya. Okay po? Nakukulayan po. Ma'am, gusto ko may picture dun sa background. Design po. Click. Add image. Yan. Gusto mo may background ng picture ka? Pangit po nito no? Kapag ka nilagay natin. Sige. Okay lang po. For the sake lang of this training, click natin to yung open. Click natin. Ayun po siya. Oh. Pwede pong ganyan. Pwede nyo pong lagyan ng ganyan ang inyong container. Diba? Make sense po, no? Maganda po. Ayoko po niyan. Natanggalin ko po. Yun. Ganun lang po mag-remove, ha? Yung red po na merong negative sign, ganun lang po ang removing niya. Okay? So, madali lang po ang container. Nakuha po natin. Opo. Pwede pong i-customize po ang ating container sa kung ano man po ang trip nyo. Pwede nyo po lagyan ng link. Pwede pong lagyan ng video, etc. Ayan po. Halimbawa, gusto kong maglagay ng video dito. Pwede po yan lagyan ng video. Yan. Click. Open. May video na rin po siya. Mag-a-adjust naman po siya. Kusa. Nakuha po ba kung paano gamitin si container po? Mamari? 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 Yes po. Yes po. Yes, to add more on our features sa container, yung mga Apo. Possible features po natin, it could be an interactive icon na pwede tating gawing link siya as at a link to our tutorial. Example, if you place a picture on it, pwede tating i-designate as a link na ating pwedeng pag-click yung picture, papasok siya sa isang website na confirming kung ano yung information about those pictures. Okay po. Tama po yun. Parang ganito po yung sinasabi ni Sir. Halimbawa, yung modern art, picture na lang. And then, i-link po natin. Then, click po natin si website. For example po, gusto po natin siyang mapunta sa isang site. Ito pong URL. Control-C lang po natin. Control-V. Then po, create. So, pag kinustomize po natin, click po natin ah. Pwede po. Tama po yun. Pwede po siyang i-customize or going interactive. Ayan po siya. Pumapasok din po siya sa mga link. Ma'am, ano po ang gagamitin kapag mag-record sa audio? Ano po uli ang link? So, ito po yung link niya. Ito po ang link niya para po kayo makapag-save ng inyong online voice recorder. Online online dot. Yes, Ma'am Marie, it would be possible kasi po ang mga laptop natin ay meron tayong audio recorder. Type lang po nila sa under ng file, mag-type sila ng file, ang audio recording. Doon mismo po sa laptop, ubra tayo mag-record and then save lang po natin to be exported sa Katobi. O, pwede rin naman po. Kung meron po kayo dyan sa inyong audio recorder, pwede naman po. Pero in case lang po na medyo malakas-lakas ang internet nyo, you can use that particular link po. Nakuha po? If may I suggest, Ma'am Marie, it would be best siguro kung sa laptop nila sila mag-record kasi may interference pagka sa internet, baka magputol-putol ang salita. Yes. So, ayun daw po. Okay po. So next po. Ma'am Marie, saglit lang po ah. Marami kasing questions regarding daw po kung offline pwede siya magamit. Pwede po ang ating Katobi sa offline. Kapag tayo po ay nag-designate ng link, but definitely kailanganin po ni bata na mag-online po pag nagbigay po si teacher ng link. Kaya the best way po is to give a certain folder na na-download nyo na po yung certain videos and audios niyo. I-forward nyo sa mga students nyo together with the Katobi para pag binuksan po nila, nandoon na rin po sa folder, no need for the internet connection. Opo, tama po yun. Okay po? Thank Next you. Is, let's go back to the edit tab. So, tapos na po tayo kay container. Alam niyo na po kung ano ang function ni container. Bibigyan ko lang po kayo ng sample widget po. Ano? Meron na po kasi akong sample na widget. So, mag-a-add po ako ng widget. Yung pong widget ay educational game po. Okay? So, yan. For example, I have my widget. Paano po maglagay niyan? Try to hit the widget icon. Ito po yan. Click. Yan. May choices po yan. Pop-up widget and the other one is page widget. So, I'll click the add widget file. Okay po. Ito pong pinili ko ay pop-up mini. I-click ko po siya. I'll click the add widget file.
Hanapin ko po yung aking file na ginawa po kagabi. Ito ay gumawa kagabi nito. Ma'am, if you have the calculator, much better. Hindi po yun yung aking na-download, sir. Ah, okay, sige. Try ko lang po. Puzzle po yung aking nagawa. So, ayan, jigsaw puzzle po. Pwede pong gawin yan. And then click create button. Yan po siya. Yan po. So, kapag klinik ko po si customize, obviously sa edit tab ay hindi po siya nakiklik. Sa customize lang po lagi siya ma-manipulate. Okay po? So, I click this one. Sample lang po ito. Click the widget. Ayan po. Click ko lang po kasi pop up daw po. Ako po ay nakabuo na kasi ginawa ko po siya kagabi. Tinry ko po kasi pero yan ay puzzle. So, ganun po. Saan po yan tinitignan para po kayo ay makagawa? Meron naman pong free trials nito. So, pwede po kayo. Yan nga po ang gamit ko yung account ko eh. So, dito po sa bookwidgets.com para makagawa po kayo ng widgets nyo po. Okay? Para makagawa po ng widgets, yun po ang inyong gagamitin. Okay po? Ito pong area na ito. Okay po? So, nakuha po kung saan pumupunta. Yes po. If we could add what is widget to our teachers, paki-explain kung ano po yung possible na pwedeng maitulong ng widgets natin sa ating Kotobi reader, Kotobi author. Okay po. Si widget po ay educational games po siya. So marami po siyang klase ng widget. So ano po yung mga widget na iba-ibang klase na yun, yung mga example po niya. Pwede po kayo makagawa ng puzzle. Ayan po, you can create your exit slip flashcard. Ayan po, pwede niyo po yan ma-edit. Quiz, timeline, split worksheet, split whiteboard, web quiz para po sa mga AP teacher, whiteboard, worksheet. Yan po ang pwedeng gawin kay widget. Ano pa po? Pwede po kayong gumawa ng bingo card. Pwede po kayong gumawa ng crossword puzzle. Si hang up. Pwede rin po si mind map. Si memory game. Yan po yung, ano po ba yung sa mat nyo po? Meron po yung, nakikita ko po sa brother ko eh. Gumagawa po sila nitong mat na to, yung memory game na to. And then si jigsaw puzzle, yan po yung ginawa ko. And then pair matching, randomness, spot difference, at saka word search. Okay? Pwede po yan gamitin. Marami pa pong iba na pwede nyo pong gawin dito po sa book widget. Kung gusto nyo pong gumawa ng inyong interactive game, games, yung interactive na games, you can use this book widgets po. Okay po, okay, ba? Tama po yan. Tama po yan, ma'am. To sum it up, ito po yung mga interactive helpful para mabigay po natin sa ating mga estudyante na ma-initiate sila na matuto pa more on. Okay po. Sabi po ni ma'am ay kung nada-download ba ang widget kapag nagawa na. Sige, try po natin gumawa, ma'am, ha? Jigsaw puzzle. Yun po yung pinakamadali eh, jigsaw puzzle. Gagawa po ako ng jigsaw puzzle. Ito po yung lalabas. Ayan po yung itsura niya, oh. I-click nyo lang po, make a copy account ng jigsaw puzzle po natin. Yan po siya. Tatanungin po kayo kung yung picture. May picture na po ako. Horizontal pieces, vertical pieces, naka-indicate po. With audio po, kung gusto nyo po lagyan ng audio, huwag ko na po lagyan. I click the hint. Click ko lang po. Then after po niyan, preview ko po siya. Yan po yung itsura niya. Yan. Although naka-sign in na po ako, ganyan po yung gagawin natin. Para po kayo ay magkaroon ng sarili nyong widget. Pwede po i-share. Kaya lang, okay na po yan. Download po. Ayan po, ito. Nakita nyo po yung parang star or yung asterisk na area. Po, yung asterisk na area, click mo lang po yan. Then, click the download. Isang buo po yan na makikita nyo. Tignan nyo po ah. When I open my folder, para hindi po kayo maligaw. Ito po yung itsura niya oh. Naka-zip file po siya. Okay? Naka-zip file po. Try po nating i-copy uli. Bawa, alisin ko po ito. Yung bagong gawa ko pong ilalagay ko. Ayan po. Pinili ko to. Pwede rin naman po ito ha. Add widget file. I click this one.
Click open. Then create. Then I go to customize again. Hanapin ko po si widget ko. Click ko po siya. Ayan. Pwede nyo na po i-manipulate. Diba? Cool po. Diba po? Cool na cool. Okay. Pwede rin daw po maggawa sa phone. Kung meron po kayo sa phone, tapos transfer nyo lang po sa devices nyo. Pwede po yun. Okay po. So, cool po siya. Next is, yung mga math teacher po dyan. I know may mga math teacher po dyan. Tama po ba ako? May mga math teacher. So, ang gagawin po natin para mas mapadali po na i-convert yung ating mga math symbol, pwede rin po ito sa physics teacher, ha? Kaya lang po, hindi ko po alam yung symbol ng mga physics teacher. So, sa math po, for example, gagawa ako ng equation. So, what will I press? Ito po ang ipipress natin, ha? Click equation. Ito po yun sa baba. Kung yung iba po sa inyo ay hindi pa updated ang inyong Kotobi, hindi nyo po siya makikita, ha? Pero kapag updated na po, pwede nyo pong gamitin tong equation na ito. So, I'll click equation. Ayan po, lalabas po yung dialog box ng equation. Ito pong area na puti, dyan po natin itatype ang ating math lesson. Halimbawa, sum. Tignan nyo po, may preview na po siya sa taas agad. Sum is equals to x plus y. Ayan po. Nakita nyo po, may preview po agad. Okay po? Yan. So, i-click ko lang po ito. Create. So, ayun na po yung inyong, baba ko lang po ito, ha. Yung inyong equation. Marami pa po yung symbol. Actually po, when you click this equation, tingnan nyo po, ha. Tapos, click nyo po yung online reference in case lang po nahahanapin nyo. Ito po yung website na inyong pupuntahan para po kayo ay maka-download po ng mga codes sa mathematics. Okay po? Yan. ASCII.org po ang inyong pupuntahan. May conversion na po siya ng yung symbol. Di ko po ako masyado marunong sa math. Mga symbol po. Like for instance, ito po. Oh, tingnan nyo po. Tinype lang po siya as is. Click ko po, ah. Kinapipaste ko siya. Alam ko may magtatanong po sa inyo dyan. Ma'am, ito ang tanong nyo, ha. Alam ko ito po ang itatanong nyo. Pwede po bang galing sa aming Word? Kasi meron na po kaming existing exam sa math. Pwede po bang ilagay dito sa equation? Opo, pwede po copy-paste. Mas mabilis nga po yun. Basta, as is nyo lang pong itatype, ha. Wala po kayong gagalawin. Katulad po nito, tingnan nyo po yung itsura niya. Nag-convert po siya mag-isa into that particular symbol. Nakuha nyo po ba ako? Ganun po siya. When you hit the create button, ayan na po siya, madi-display na po yung conversion po ng inyong equation. Nakuha po ba ako? Nakuha po ba? So, ganun po kasimple gumawa ng equation dito po sa ating equation icon. Pwede rin po yung ibang subject. Kaya alam po, sabi ko nga po sa inyo, hindi ako masyadong maalam sa physics. Pero nung nag-talk po ako sa aming eskwelahan, yung dati ko pong school sa Marangal National High School, may kasama po akong physics teacher, nagbigay po siya ng symbol dito sa equation. So, nag-convert po. Kaya natuwa siya, sabi niya, ay, ang galing ma'am, so pwede ko pala siyang gamitin. So, ibig sabihin, ito pong equation na to, it helps you to preview the certain code. Kasi kung makikita niyo po dito sa ASCII math, ito po siya, oh, kinonvert sa ganito. Ito po yung mga conversion ng symbol niya. Yan po. For example, I type V dots, tatlong dot po na pababa, horizontal, vertical, ang makikita niyo po. Yan po yan. Ang sabi po ng co-teacher ko sa Marangal, ang symbol daw po ng physics, hindi lang po ako sure ano kung ano, karamihan daw po ay nakikita dito sa area ng ASCII.org. Para in case lang po nahanapin nyo pwede. For example, matrices. Oh, copy ko na lang po ito, ha. Ika-copy paste ko na lang po. Tingnan nyo po kung talagang magbabago siya. Control V ko po siya. Ayun na po siya. So, na-convert po. Yes po, sir. Pwede po yung quadrilateral triangles. Kaya lang hindi po ako marunong, sir. Hindi po ako mat eh. No, pwede po dyan. As long as alam nyo po yung symbols na ginagamit po nyo using this one, yung ASCII.org. Okay po? So, ganun lang po kasimple. Opo.
Ma'am, if I may suggest, ubra po naman sila mag-layout as save us nila as sa PDF or save us nila as sa JPEG and then export po natin sa page natin or so one of our chapter dito sa Kotobi. They can utilize the Microsoft PowerPoint or even the Microsoft Word. Apo, pwede naman po 'yon. 'Yun nga po yung sinasabi ko kanina na kung meron na po kayong gawang exam sa Word, pwede naman po i-copy paste from MS Word papunta po kay Kotobi. Ganun po para hindi kayo mahirapang mag-type. Na po. 'Yun po, i-convert niya na po automatic yung inyong equation. Ganun po yung sa equation. Tingnan po natin kasi dito parang nabura po ano. Click natin si customize. Kung lalabas. Click natin sa widget uli. Ayun po siya, oh. Naka-display po siya. Okay? So, ganun po siya. Ganun lang pong gawin si equation. Napakadali po. Both physics and mathematics. Ngayon po, ang gagawin naman po natin, ma'am, di po ako talaga marunong sa mga symbols. Pero imposible po, ano, sa math, imposible hindi po nyo alam inyong mga symbols. So, syempre, alam nyo po yan. Halimbawa ako, hindi ako talaga marunong sa math. Ang nilagay ko ay algebraic expression. Ang nilagay ko ay x to the second power plus y to the second power. Napansin nyo po, ito po ay hindi na equation ang gagamitin. Ha? Yung medyo madali. Na parang ang ginagamit natin ay MS Word lang. Ganyan. Highlight lang po natin yung 2. Ayan po. And then hanapin po natin si superscript sa toolbar. Ito po yun. Click po natin si superscript. Ma, sa superscript na po siya at magkakaroon na po siya ng exponent. Exponent po yan eh. Yan, ganun kasimple lang po. Para pong Microsoft Word po, ano, mas maganda pa rin po si equation. Kaya lang, i-quiz lang po na gusto nyong malaman kung paano gawin dito sa toolbar, pwede po. Ngayon, kung ang lesson nyo naman po ay chemistry, limbawa po, ang nakalagay H2O, yan. Sabi nyo, mama, ba naman yan? Hindi naman po naka-indent yan. Nakihan ko lang po ah. Hindi makita eh. Naka-subscript. So ano po ipipress ko? Highlight lang po yung isa subscript. Click this one, yung subscript natin. Parang sa Microsoft Word po yan. Click. So instant, you have your chemistry symbols. Yan po yun eh. Nakuha po kung paano gawin. Madali lang po ano. Hindi na po natin i-discuss sa 3D ha. Kasi po si 3D ay project po ang kanyang extension name. I tried once, I create a 3D picture sa Maya, pero hindi po kasi siya nag-a-appear. So, hindi na po natin i-discuss si 3D. Ngayon po, last na po ito, sa new chapter, click po uli ako ng new chapter. Natural po, kapag tayo ay may lesson, syempre, kailangan po ng evaluation. Paano po natin mamimeasure yung intelligences ng ating mga estudyante or kung natuto ba sila sa ating lesson if you don't have evaluation? Alam ko po, most of you attending the basic OER and the advanced OER, na-encounter nyo na po yung Wondershare. Pero dito po, I tried to import the Wondershare sa Kotobi po, pero nag-buffering po siya. Siguro dahil malaki po ang Wondershare. Kaya kung hindi po natin mailalagay si Wondershare, pwede po tayong gumawa ng question using this questions button. Okay po? So, i-click po natin si questions. Ayan po siya. Lalabas po si questions dialog box. Nakakasunod po tayo lahat. Okay po. So, ang gagawin lang po sa title, ito pong title na to, pwede pong direction po ang ilalagay natin dyan. Halimbawa, read the statement carefully, find the correct answer. Pwede pong ganun. Pwede naman po, ang ilagay nyo quiz, halimbawa, quiz number 1. Pwede pong ganun. And then sa baba po niya, ayan, nag-appear na agad. Quiz number 1, thoughts, pwede nyo pong ilagay yung direction niya. Halimbawa, choose P or true. Pati na lang po. If the statement is correct. Yan, correct. If wrong. Yan po. So, nalagay natin. May title ng quiz, meron din pong direction. Tandaan po, kung hindi po verbatim ang nilagay niyong title sa taas, kumbaga, nilagyan nyo po ng direction na true or false, gagawa po uli kayo ng panibago. So, alisin ko na po yung direction na yan. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo. Quiz 1 na lang po. Makikita nyo po sa gilid, may nakalagay na response. Di ba po?
Sa response po, meron po dyang drop down arrow. Ayan po, may choices po siya. Score only, score and answer report, do nothing. Pag sinabing score only, score lang po ang lalabas. Pero pag nilagyan po natin ng score and answer report, mag-a-appear po kung ano yung tamang sagot mo or kung mali man iyon, lalabas po siya doon. Pag do nothing, wala pong lalabas. Kumbaga sinagutan lang po natin. So ako po, I always choose the score and answer report. Yan. Sa responses po, huwag pong kakalimutan. Then dito po, may apat na tab. Ano po yun? Question, layout, labels, option. Okay po? Sa question po, meron mga iba't ibang types ng exam. Tandaan po, sa inyo po kasi kayo ay naka-free serial code, kaya hindi po mabubuksan ang short answer and drag and drop. Hindi po yan mabubuksan. Ang makakabukas lang po niyan, yung mag-a-avail po ng premium account po sa Kotobi. So, eto lang pong tatlo ang ating gagawin. Okay po? Yes, yes sir, pwede po mag-layout using the office, then you can import it po. Okay po? Mamaya po, tuturo ko po yun. Then next po ay, eto po yung mga choices niya, piliin ko po muna si true or false. Para makapag-add po ng quiz, ihihit or i-click nyo lang po ang mga button na iyan, mag-a-add na po siya. For example, true or false. Click this one. Ayan na po siya. Enter. Oh, kasi may nagre-request po kanina, Filipino naman po. Wala pong Filipino. Gawin po nating Tagalog. Sa China po, sa China ba nagmula ang COVID-19? Para napapanahon po. 19. Yan po siya. Sa China ba nagmula ang COVID-19? Mapapansin niyo po dito sa area na ito, may naka-highlight na pong true. Ibig sabihin po niyang true na naka-highlight, yan po ang tamang sagot. Kasi you can choose whether true or false. Ayan po siya, oh. Bawa false, yan po yung correct answer kung ano man po yung ini-highlight nyo. Kaya lang ang tanong nyo, ma'am, Tagalog po ang question nyo. Can we edit po sa Tagalog or mother tongue? Halimbawa, ako Ilocano, whatsoever. Pwede po, click po yung arrow down and then hit edit choices. Ayan po siya. And then, i-edit nyo na po siya. Ilang naman po yung nakalagay sa taas kanina pero wala na tayong direction. Tama o mali na lang po. Paano po magiging active yung tama o mali? Click this one, yung apply changes na button. Yung check po na violet. Yan, magiging tama o mali na po siya. So, mamili na po kayo kung tama o mali. O, halimbawa, tama po ang pinili ko. Yan po. Ngayon, kung feeling nyo ay ayoko niyang question na yan, pwede nyo naman pong delete. I-delete nyo po. Ito po yung delete area niya. Ngayon sa baba po, makikita nyo may nakalagay. Add image, add answer explanation, add reference. Pwede po maglagay ng picture dyan. Kailangan ko po bubang lagyan? O halimbawa, ito po. Yan, hanap lang po ako ng picture. Pero pwede po maglagay ng picture dyan. Halimbawa, ito. Yan, pwede pong maglagay. Ayoko pong maglagay, kaya rinimove ko na po siya. Add answer explanation. Kung gusto niyo po may explanation yung inyong sagot, pwede naman pong i-click yan. Kaya lang po, kapag nilagyan nyo na po sa responses ng score and answer report, huwag nyo na pong lagyan ng answer explanation. Kasi mababaliwala po ang function na response dito. Unless you change that response to score only. Okay po, kung lalagyan nyo po ng add answer explanation. Para hindi po tayo ma-plagiarize, lagyan nyo po ng add reference. I-click nyo lang po dyan, pwede nyo na pong i-copy-paste yung references nyo po. Okay po? Nakuha po? Ngayon po dito sa score, ito pong score area, pwede nyo pong dagdagan yan. 2 points, 3 points, 4 points, depende po sa inyo kung ano po ang gusto nyo. Punta po tayo kay layout ngayon, sa question po yan. Si layout po, pwede nyo palitan yung kanyang color, background, font size, pads, and class. Ito po ay file name lang naman. Pwede pong in display, in pop-up, ayoko po nun. Si labels po, wag na po nating puntahan kasi hindi nyo naman po ma-edit itong area na to. Actually, kung naka-premium account po kayo, pwede po yung gawin Tagalog. Limbawa, ipasa ang sagot yung sa submit answer. Ako po pwede. Na-edit ko po siya. Kaya pwede ko pong lagyan ng Tagalog. Sa inyo po, naka-disable. Okay po? Pinakita ko lang po para alam nyo po na doon po siya pwedeng i-edit sa label. Kung naka-premium account po kayo. Si option naman po, ito po ay mahalaga. Dito po sa display mode,
pwede nyo pong i-display per set. Ibig sabihin po ng per set, kung 50 items po lahat yan, i-display niya in one. Lahat po naka-per set na po siya, 1 to 50, naka-display lahat. Ngayon, kung gusto nyo ay per slide, you can choose question slides. Okay po? Dito po, assist na lang kasi English naman po tayo. Then, highlight answer. Yun po yung kapag sinagutan po ng bata at may mali siya, nag-highlight po yung correct answer. So, lagyan niyo po ng check yan. Pero, tingin ko, naka-default naman po yan. Pwede niyo i-uncheck para hindi po lumabas agad yung sagot. Okay po? Numbering. 1 to 50, 1 to 20, 1 to 5, 1 to 100. Then, passing score. Kung 1 to 100 yan, ano po yung passing score? 50? O, yan. Lagyan kunyari, 50. Kaso, ang ating quiz lang po ngayon ay 3. So, ang passing score ay 2. Halimbawa, and then yung total score ko ay 3. Kasi 3 lang po yung aking gagawing question. Then, dito po sa buttons, kung gusto nyo po na yung bata, maulit niya yung kanyang quiz, pwede nyo pong i-check yung clear button. Para i-clear niya po, pwede niya pong ulitin uli. Okay? In case naman po na naka-online kayo, in case lang ha, hindi ko naman po sinabi mag-online kayo, at gusto nyo ma-receive yung pong score ng mga estudyante natin na hindi nila alam na pwedeng ma-receive. In case din lang rin po na naka-data ang mga estudyante natin, in case lang po na naka-data, pwede nyo po ilagay dyan yung inyong email. And then, check nyo po itong area na to, mag-i-email po automatic sa inyo yung score ng inyong bata. Pero huwag nyo na pong itong galawin na area na to. I go back to the question. Meron na po tayong isang question na true or false. This time, ang gagawin ko naman po ay multiple choice. Ito pong ipipintipin ko sa MCQ, single choice. So, I click this one. Ayan. So, beware po dito sa multiple choice, ha. Hindi po pwede na, tawag dito na, mamili po ng maraming beses dito sa button na to ng sagot. Isang beses lang po. Kasi kung hindi po, hindi na po maaalis yung una nyong pinili. So, ibig sabihin, magiging dalawa yung choices nyo. So, pag-isipan po muna nyo bago kayo mag-click dito kung ano ang tamang sagot. Sir, konti na lang po ito. Okay po? Next, ang ilalagay ko naman dito, saan bansa may pinaka maraming naapektuhan ng COVID-19. Ayan po siya. Lalagay ko dito, A, Pilipinas. Tagalog siya eh. B, North Korea. Korea. C, Italia. D, China o China. Pwede po kayo mag-add ng extra choice. Click nyo lang po ito. Okay, so ang sagot ko halimbawa ay Italia. So, pag-iisipan po muna ha, bago po mag-click dito sa part na to. So, I'll choose Italia. Yan halimbawa. Ganun pa rin po, pwede kayo mag-add ng image, ng answer explanation, add reference, pwede po, and then yung score. Then, okay na po tayo sa multiple choice. Multiple answer naman po tayo. Isa-isa lang po ba ang paglalagay ng question? Pwede naman po marami, ma'am. Halimbawa, yung multiple choice nyo ay 10. Yung true or false nyo ay 10. Tapos, yung multiple answer or multiple responses nyo po ay 10. Pwede po. Ito po ay sample lang naman po. So, kaya isa-isa lang po ang aking ginagawang sample. So, next naman po ay multiple answer po ang aking i-click or yung multiple responses. So, I'll click the multiple responses. Ganun po mag-add ha ng question. Ayan, click lang po. Yan po. So, ang ilalagay ko naman dito, ano-anong bansa ang apektado ng COVID-19? Yan po. So, dahil marami pong sagot, ano-ano ang tanong ko eh. So, pwede ko po ilagay dito, China, Italia, ayan. After po ng Italia ay Amerika. Amari, may next question mo. Next ay Pilipinas. Then add tayo ng isa. Opo.
Mamarie, may question yes, po tayo dito. Sa mathematics daw po, would it be possible mag-insert? Would it be possible mag-insert daw na equation sa... Yes po, naririnig ko po kayo. Po. Copy paste po. Pwedeng, pwede, yes po. Posible pong mag-insert na yes, equation sir. Sa mga choices at saka sa questions. Putol-putol po sir, medyo choppy po yung inyong voice. Yes po, pa-clarify po kung pwedeng mag-insert ng equation sa mga choices at questions po. Opo. Pwede po, pwede po. Okay, thank you po. Yes po, pwede po mag-insert ng equation po, katulad po ng sinample ko po kanina. Pwede po. Ita-type lang po nila o kaya copy-paste po. Okay po? Copy-paste ayun po. So next okay. Po, ayan na po tayo. Opo, copy-paste lang po. Para po hindi po kayo maghirapang mag-type. Bahala na po si equation mag-convert ng symbol po niya. Okay po? Next po ay, so eto na po tayo sa multiple answer or multiple responses. So, ang gagawin nyo lang po para malaman po yung tamang sagot, lagyan lang po nung check itong area na to. Yan. Click ko po yung China. Sini ko po siya. Yan. Italia. Tsaka Pilipinas po halimbawa. Dito po sa multiple responses. Dahil tatlo po yung pinagpilian natin, lagyan po natin ang score na 3. Kaya lang, beware po, beware. Ayan po ah. Dito po sa multiple responses, isa lang po ang hindi mapili ng bata or magkamali lang po siya ng sagot. Mali na po lahat ng kanyang sagot. Yun po yun. Kumbaga, nadadamay yung ibang tamang sagot. Kaya dapat po, yung tamang sagot po ang makuha nila. Kasi kahit 3 points po yan, consider 1 points lang po siya. Dito po sa multiple answer. Nakuha po ba ako? Nakuha po? Ayan, so kapag tapos na po tayo sa ating quiz, tandaan lang po kung paano mag-add ha. You click this one, itong mga button na ito. Yan lang po ang i-click para madagdagan po sa baba. Hit the edit button. Yan po ha, click ko po. Ayan na po. So I have quiz. Sabi nyo, interact ba talaga yan ma'am? Let us see if it is interactive. Click ko po. Yan. I'll choose evaluation. Yan po. So, piliin po natin. Sabi dito, ang China ba nagmula ang COVID? Bawa, mali ang sagot ko. Next po, saan bang may pinakmarami na apektuhan ng COVID-19? I click Italia. Then, anong bansa apektado ng COVID-19? Gawin ko na po tama. Then, click po yung submit answers. Yan po, lalabas po. One is incorrect. Tapos, makikita niyo po sa taas, naka-highlight po, ayan po, naka-highlight po yung tamang sagot. Kasi nilagyan po natin kanina ng check yun. And then click OK button. Dahil may mali yung estudyante natin, naka-highlight na po yung tamang sagot. Oh. Pwede pong i-clear yung answer at ulitin po yung kanyang exam. Nakuha niyo po ba kung paano? Galing po, no? Very, very, very nice po itong gamitin na questions na ito. So may tanong pa po ba kayo? Any question po? Yeah. Any question po? Teka ma'am, may question if a flash ko. Opo, sige po. Tingnan ko po ah. Punta po muna ako dun sa screen na yun. Sige ma'am. StreamYard. Question. Yan. Live comments. Pwede isang question lang ang lalabas per flash po ng ano. Kung magpa-flash po kayo ng question, pwede pong isang lalabas. Ah, okay. Yes sa, po, Sir David. Question po ba yun? Opo. Yes po. Yun po yung, ayun, pwede naman po yun po yung sinasabi ko kanina na per slide. Kasi yung pinili ko po ay per set. Naalala niyo po yung clinic ko po kanina dito? Tignan ko lang po. Edit ko po ulit. Try po natin. Sa may option po, di ba? Ito po yung sinasabi ko, yung question set. Yung isa ay question slides. Tingnan po natin. Tapos, naka-randomize ba? Naka-numbering, number of question, limbawa, 3. Isa lang po ilalagay ko. Anong, click lang po na. Yung na-download ko po na ako, Toby, wala pong questions. O, just wala pong question yun po sa inyo, sir? Wala po?
Ano po ulit, sir? Click ko lang po yung edit ha, para makita nyo lang po. Teka lang po. Wala siya. Sa option po, ito po yung bright. At pala wala akong nilagay na naman. Ito po. Yan. Pwede pong piliin si slide. Tapos po, mag-slide na po siya. Depende po kung ano po yung inyong question. Okay po? Titignan ko kung mabubura siya ha. Ayan. Ayan po siya. Naka-display na po siya per slide. Tignan po natin ha. Click ko po. Kanina po kasi per set. Dinisplay niya per set. This time ay per slide. Tingnan po natin evaluation. Yan po. Bawa, tama o mali. Next. O, mag-next po siya. Ibig sabihin, per slide po siya. Nakuha po ba? Kung paano po gawin? Kung ayaw niyo po naka-display. Ano po? Ano po yun, sir? Napapa-thank you naman daw. So, by word of okay po. Okay na po ba tayo sa question? Nakuha na po ba natin yung sa question part? Nakuha nga po yung message. Opo, dapat po i-save nyo po yung recorder po nyo. Kasi pag di nyo po sinave, di po siya mahahanap. Okay po. So, balik po uli ako dito kay Kotobi. Since we are already done. Yes po. Ma'am, yes, i-address lang ako mga related questions. Like, okay, kagaya nito. Can we save scores into Excel automatically? Wala po tayong ganun, sir. Eh. Yes, kasi this is go ahead, sir. Sige, sir. Alam. Sir, ano po yan, sir? Depende po sa developer po as of now. Hindi po natin pwedeng ma-consolidate lahat ng mga scores automatically. So, mangyayari po yan is a manual saving to Excel po. But then again, sir, thank you. But then again po, this Kotobi, ang goal natin dito is to develop offline learning material na pwedeng gamitin ng bata. So, since it's offline, since it's a free feature, very again, very limited yung pwede nating gawin. Yes po. It is a review. It is considered as a review platform lang po. Yes. hindi siya pwedeng for examinations kasi if you will use for the examinations kailangan may chat room po kayo or may room po kayo for that, and then we would advise to create your own LMS. Integrate niyo po itong Kotobi to the LMS, dun po tayo pwede mag-accumulate ang ating mga scores. Yes, that's a separate training. Apo. Okay po. Okay. Yes. So next, okay, sir. Okay po. So kung tapos na po tayo, nagawa na po natin lahat, meron na po tayong module, it's time to save your Kotobi or yung EPUB po natin na tinatawag. Paano po mag-save? Same thing din po parang sa Microsoft. You can click the file and then save as. Yan po siya. Or pwede pong gamitin po itong icon na ito na save as. Ito pong area na ito para ma-save po ang inyong Kotobi. As is lang po siya kung paano po siyang sinisave. Wala po kayong papalitan sa extension name niya. Automatic na po siya. For example, save it to my desktop. Yung daily news Kotobi ko. Then I'll hit save. Yan. Okay po. Yan po. Pag madami po kayong video at picture, medyo po matagal mag-save ha. Baka po magtaka kayo. Ang bagal naman, di ba po? Siyempre ko, kung gaano karami inilagay nyo, ganun din po ka bagal ang mangyayari sa inyong Kotobi. Ngayon po, ang gagawin na po natin, since na-save na po natin siya, punta po tayo kay customize. Ano po? Napalitan na po natin yung ating platform. Tama po ba? Alam na pong palitan si platform po natin. Okay po, tama po ba ako? Tandaan po ha, kahit po ang naka-choose po sa akin ay iPad, maita-transfer ko pa rin po yan sa aking devices. So, balik po tayo uli kay Edit Tab. Dito po sa Edit Tab, kanina po parang medyo pinhirapan namin kayo, no? Malay niyo po may gawa na kayong SLK at gusto niyo na lang i-copya. So, paano po yun? Click lang po niyo itong Import PDF. Yan po, oh. Or punta po kayo kay file, import from PDF po. Kung gusto nyo mapadali eh. Gusto nyo mabilis lang, matapos na agad kayo, ganito, ganyan. So, i-click ko lang po yung PDF. Lalabas po yung dialog box ng import PDF. Mamimili lang po kayo, editable content. Ibig sabihin po yung PDF, pwedeng burahin yung picture, pwedeng i-edit yung text. Pag sinabi naman pong accurate and selectable,
fix po siya. Hindi po pwedeng burahin si picture, hindi po pwedeng i-edit si text. So, meaning accurate and selectable, naka-fix po siya. Yun ang ibig sabihin ng accurate and selectable. Ngayon, dahil lalagyan nyo naman po ng picture, at ayaw nyo mahirapang magbura ng picture, you can click plain text po. Yan, na-click naman po yan. So, pwede nyo pong i-click yung plain text po. For example, ako ang pinili ko ay editable content. Ito po yung magiging screen niya. Sa page nakalagay, lahat ba ng page gusto mong kopyahin mula dun sa PDF or per range lang po. Halimbawa, per range lang ako, 1 to 5 lang ako. Then, I'll hit this one. Wala na po akong gagalawin dito. I-click ko po yung add PDF button. Click ko po siya. Hahanap po ako ng aking PDF file. Bawa, ang PDF file ko ay ito lang po. TLE, yung aking pong assign na nagawa nun. Tapos lalabas po dyan yung PDF file nyo po. Naka-appear na po siya. Wala na pong gagalawin dito ha, para hindi po kayo mahirapan. And click import. Yan. Click ko po yung import. Kinahirapan ko po kayo, no? Pwede palang ganun. Kaka-copy-paste, mag-type pa. Para po alam nyo kung paano pong ginagawa. Mapapansin nyo dito, may mag-a-appear po dyan. May magdadagdag po dito sa area na to. Habang ine-extract po. 5 lang naman po ang kinapi ko eh. Yan. Ayan na po siya, oh, nagdagdag. Kaya lang po sa PDF, tandaan nyo po ah, kapag PDF file po, ang nakalagay po ay chapter 1, chapter 2, chapter 3, pwede nyo po yang baguhin yung pangalan. Katulad po nito, mas madali po kasing ma-identify kung ganito po ang inyong mga headings. So, pwedeng palitan ng chapter yan. Yung chapter 1, palitan nyo po ng introduction, etc. Depende po sa inyo. So, meaning to say, pwede po nating kopyahin si PDF. Ma'am, paano po yung sinasabi yung pwedeng i-edit? Na-edit po kasi yung mga picture kasi yung pinili po natin kanina ay, yan na yan po, oh. Pwede po siyang burahin. Gusto nyo pong palitan. Yan, oh. Nabubura po, di ba? Yun po yung sinasabi ko na PDF na pwedeng editable. Tatlo po siya, ha? Isang editable na PDF, isang hindi pwedeng i-edit si picture at si text, at isang text lang po ang i-display natin. So, hindi po tayo mahihirapan na i-copy-paste kung tayo po ay meron na sa Word or meron na po tayong SLK sa PDF. Alam ko po ang next ay tatanong, Ma'am, paano po kung gusto namin PowerPoint presentation po ang aming i-edit? Pwede naman po. Ang problema po, si PowerPoint presentation po, kasi I'm sure yan ang itatanong niyo po sa akin eh. Di ba po? Si PowerPoint, provided na ang PowerPoint presentation nyo, pasensya na po ah, yan po yung aking talk naman po sa susunod. Yan. Paano po yan i-convert? File po, and then save as PDF pa din po. Ayan, click natin si PDF. And then, isi-save ko po sa desktop para madali ko po makita. Nasa download part po siya eh. Yan. Then I'll click save. Para maging PDF file po siya. Okay? So babalik po ako dito sa area ko, sa kutubi ko. Dadaling ko lang po sa dulo para po ma-insert. And then I click import PDF. Ito po yung pinili natin kanina. Gusto ko yung accurate and selectable na hindi pwedeng i-edit. Ayan po. Then page ko 1 to 3 lang para mabilis. Pinahirapan ko po kayo, no? Pwede naman palang mas mabilis. Para po alam nyo pong gawin from the scratch. Mahirap po kasi pag hindi nyo po alam gawin from the scratch, eh. Teams Media, okay. Ito po yon. Then I'll click open. 1 to 3 lang po ang kukopyahin ko, ha? Hindi lahat ng page. Then I import. Yan po ang magiging itsura niya. Nakalagay na po yung inyong PDF. Pero tandaan po, sabi ko nga po sa inyo, ang ilalagay lang po niya pag galing sa PDF, chapter 1, chapter 2, chapter 3, i-edit nyo na lang po yung pangalan niya dito. Okay? Next naman po, what if, ma'am, si Sir Alan, ang chapter 1, at ikaw naman po ang chapter 2, pwede po bang i-merge naming dalawa yung PDF, yung EPUB namin? Pwede po. Limbawa, itong chapter, nasa chapter 3 po ako, i-merge ko po yung gawa, halimbawa, ni Sir Alan. So, ang gagawin ko po ay click the import EPUB
or pwede rin po sa file, import EPUB. Click ko po siya. Then browse EPUB file. Ito po yun. Click ko lang po. Hahanap po ako ng aking kotobi na nagawa na. Halimbawa, ang nagawa ko na ay Modern Art. And Modern Art Quezon. I'll hit open button. Pwede, tatanungin po kayo, entire book po ba ang kukopyahin nyo? Or single chapter? Tapos may choices po. Ayan na po yung choices niya, oh. Di ba po? So, ang gagawin ko, ang gusto ko lang pong kopyahin dyan sa gawa ni Sir Alan ay evaluation lang po. So, I'll hit evaluation. And then import. Click ko ang import. Ayan. Ayun na po yung evaluation ko po. Okay po? So, ganun lang po kasimple para hindi po kayo mahirapan. Halimbawa, ang mga school head nyo po, ang ginawa ay hati-hati kayo. So, pwedeng ganun ang gawin po natin. I-merge na lang po. Yes po. Ma'am, pwede pong mag-insert na info. Okay. Ang Kotobi po is pwede po siyang mag-adapt ng another Kotobi file po. Meaning, yes, po. Kung meron po kayong nagawa ng Kotobi, pwede po siyang ma-link po dito. Again, ang pwede rin natin i-link ang PowerPoint kung meron po tayong nagawang PowerPoint as a matter of linking, including our Word and our videos. Ayun lang po yung pinakamabilis para ma-minimize natin ang pag-create ng ating mga chapters. And ma-minimize po natin ang pag-ating mga copy-paste na features kung manual po ang paggawa natin ng ating mga chapters. Siguro ma'am, probably we could go on with our linking with our cell phones na po. Para yun po yung pinaka-exciting part ng ating Kotobi na makita ng mga estudyante through their cell phones. Okay. Okay po, sir. Okay, so okay na po tayo. Yan. So kung okay na po tayo at alam niyo na pong gawin ito, hindi ko na po ituturo yung iba pa kasi po medyo lunchtime na po. So paano po natin ngayon i-transfer sa ating mga tao? May teachers ang kaya po tayo nagtatagal sa transferring is just because yung large file po ng video po natin na nilalagay, isa po yun sa pwedeng nagiging problema po natin sa pagtagal ng ating transferring plus the fact yung ating audio po. But never test kung mga text lang po yan, mabilis lang naman po mag-transfer. Thank Opo, you. Kung text nga lang po. Pero kung gusto nyo nga pong interactive, you can use that. Kaya lang, patience is a virtue. Sabi nga po. Yes, definitely patience is a virtue talaga. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Opo. Welcome po, sir. Ganun po talaga pag gumagawa nito. Pero kapag natapos nyo naman po, very fulfilling naman po siya. O like for instance, tapos na po ako halimbawa. Need ko na pong i-transfer sa cellphone ko po. Ito po yung cellphone. You have your cord. Ganito na po muna. Gawin nating manual po, ano? I have this cord. Insert ko po siya. Papunta po sa aking laptop. Yan po. Click ko po, ah. Para po makita nyo po. Yan. Yan. Meron pong laptop na magtatanong pa po kung para saan po yung inyong pag-connect po dito sa laptop na to. Sa akin po nakalagay charge only, so I click the transfer file para po lumabas po yung area ko ng aking folder, ng aking cellphone. Ayan po, Huawei, no ba? Tapos yung internal share storage po, i-click lang po natin to. Click natin na. Minimize ko na po itong ating Kotobi. Dami pong bukas. Minimize ko na po. Yan. So, ngayon po, punta po uli ako kay Nova. Kiklik ko po itong area na to. Hahanap po ako sa loob ng cellphone nyo kung saan ko po isisave. Kung anong folder po ang pagsasaveban ko ng nagawa ko na pong e-book. For example, isisave ko po siya kay Kotobi Reader app folder ko po. Ayan po yan, no? Dami na po nagawa. Pwede po Ctrl-C, Ctrl-V, palipat doon. Pero kung pwede namang i-drag na lang po, papunta po doon sa inyong cellphone. Ayan na po siya, the news. Ngayon po, paano po natin i-project yung ating nagawang e-book? Una po, dito po muna tayo sa laptop. Baka po kasi isipin nyo na hindi pwedeng i-show sa ating laptop. Ano po ang dapat nyong hanapin na icon? Yun po yung Kotobi Reader. Yun po ang hahanapin na icon, ha? For desktop purposes. So, I'll click this one. Kotobi Reader. Yan. Ito po ang lalabas yung yellow.
na screen ni Kotobi Reader. That is different from Kotobi Author. Si Kotobi Author, dun po tayo nagko-customize at gumagawa ng EPUB natin. And in order to produce an output or para makita natin yung output sa Kotobi Reader naman po tayo pupunta. Ano po ang gagawin natin? Meron po mga languages dyan. Yung mga book na nagawa nyo na po, naka-display po sa baba kung meron na po. And then, ito naman po ay button lang for file exit setting, so hindi naman po na mahalaga. So dito lang po sa open EPUB file tayo pipindot. Ito lang po ang ating i-click. So click po natin siya. Lalabas po kung saan po folder naka-display. Hanapin po natin. Di ba nasa desktop lang naman po ako. Ito po oh. Then I click daily news kasi yan po ang aking EPUB. I'll hit open button. Yan, magbabasa po siya. Ayan na po yung inyong Kotobi ebook. Di ba po? So, I'll click this one. Baka po kasi isipin, hindi gumagalaw. Click. Yan. Pa-function po siya, di ba po? Then, click ko uli yung iba pa. Okay. Tapos, yan. Yung mga yan po. Ito po yung sa handouts kung ida-download ng bata. Ganyan po siya mag-a-appear. Para makita nyo lang po kung paano yung hyperlink niya. Nandyan din po. Para hindi po kayo mahirapan, i-save nyo na po lahat sa inyong desktop para po hindi kayo mahirapan. Then click po natin to. Ayan na po siya, yung video na automatic ang pag-play. Yan po siya. Okay. Next lang po. Yan. Ganyan po i-project sa inyo pong desktop or laptop. Paano naman po sa cellphone? Ito po ang gagawin ko ha, sa cellphone. Tingnan nyo po. Imi-mirror ko po yung cellphone ko sa inyo. Ganip, kasi po, na-transfer ko na po sa aking cellphone yung aking Kotobi. EPUB. So, mirror ko po. Easy projection. Yan po. Teka lang po ah, makikita nyo po yung aking... Dali lang. 38. Sa ano po yung Huawei po na cellphone, meron po siyang casting. May casting na po siya automatic para kung sakasakaling gusto niyo pong gawin ito, pwede niyo pong i-casting na lang po para mapakita. Pero kung wala niyo po, opo. Yes po. Yes. May mga normally may mga questions tayong nami-meet regarding dun sa Kotobi natin for sa cellphones kasi daw po wala daw pong Oppo at saka mga certain brand ng cellphones available dun sa ating exporting platform. Pa-clarify na lang po sa kanila na across all brand ng cellphones. Po, yun. Opo. Nabangkit ko po sa inyo kanina, di ba? You choose reflowable layout. Tama po ba ako? So kung napili po natin yung reflowable layout, ang ibig sabihin po nun, kahit ano pong devices meron kayo, basta reflowable layout po ang pinili nyo, pwede nyo po siyang i-transfer at mag-a-adjust po kusa si e-book nyo sa gadget na meron kayo. Whether laptop, whether desktop, whether Android phone, whether iPhone or Mac. Yun po yung kaya. Sabi ko po sa inyo kanina, sa layout, always choose reflowable layout po. Yun po, yun po yung sa yung nabanggit yes, po, ko po sa inyo. So, yes, but of yes, course, ma'am, kailangan po natin na ma-installan lahat ng mga devices na mga cellphones ng Adobe Reader po. Ah, Adobe Reader. Sorry, okay. Kotobi Reader po. Kotobi Reader. Opo. Yun po. So, paano po? Kanina po nabanggit ko na rin po yan. Paano po ba mag-download ng Kotobi Reader sa ating cellphone na Android, iPhone, tapos sa gadget natin na Mac, at saka sa ating Windows na phone. Paano po? Ang gagawin lang po natin kapag sa cellphone po, sa cellphone, hanapin po natin, nakikita nyo po ba yung aking phone? Sorry. Nakikita nyo po ba yung aking phone? Ito po, yung Play Store. And then, i-type nyo lang po, Kotobi. Reader. Yan. Yan na po siya. And then, i-install nyo na po sa inyong cellphone, yung pong Kotobi Reader. Both iPhone po yun at both Android po. Nakuha po ba? Sa akin po kasi meron na, so hindi ko na po siya pwedeng i-click. Eto po yan, kung mapapansin nyo, eto po yan. Yan po, oh, yan. Yung nakikita nyo po na yan. Yan po ang Kotobi Reader. I-click ko lang po si Kotobi Reader. Lalabas na po itong screen na ito.
And then after po niya, katulad po ng ginawa natin sa desktop kanina, we will click the open EPUB file. So click po natin si open EPUB file. Sumobra. Saan po natin sinave kanina? Hindi pa po sa Kotobi Reader folder. So hanapin ko po si Kotobi Reader folder. Hindi ko siya. Ito po yon. Click ko po. Ayan. Kotobi Reader folder. Ayan. Ito na po yung mga EPUB ko or yung mga e-book ko. Ano po ba yung ginawa natin kanina? Di ba daily news po? Click ko lang po yung daily news. Tandaan nyo po, ang aking platform ay iPad kanina po. Tapos ang phone ko po ngayon ay Huawei. Tingnan nyo po ah. So nag-a-adjust po siya kusa. Depende po sa inyong gadget. Ayan po siya o, oh. Mag-a-adjust po siya. Depende sa inyong gadget. Magkakasya na po siya. Ayan, napansin nyo po ba? So huwag po kayong mag-alala na ako po ay naka-Samsung. Tapos po ang platform na ginamit ko ay Samsung. Nilipat ko po sa aking laptop. Paano po ang mangyayari? Mag-a-adjust po siya. Kusa. Ayan po, tingnan nyo, nag-adjust na po siya. Kusa. Napansin nyo po ba? Na kusa po siyang nag-adjust. So, ganun lang naman po mag-transfer sa cellphone. Nakuha nyo po ba? Nakuha po ba? Yan, alisin ko na po yung aking projection. Nakuha po ba mga ma'am, sir? Yan. May tanong pa po ba? Hello po. Good morning. Ano yan? Tinitingnan ko po yung inyong message. If you have files in your Kotobi in laptop, is it already synced in your other devices such as cellphone? Kapag kinapin nyo po mula sa laptop, papunta ng cellphone, opo. Nakita nyo naman po kanina na function po. Nag-function po lahat sa cellphone ko. Mm. Di ba po? I mean, ma'am. No, hindi po. Hindi po automatic sync. Hindi siya automatic sync. Kailangan nyo ilipat siya. Opo, kailangan nyo po ilipat. So, kung kinopya nyo po yung EPUB nyo, papunta dito, ayan po siya. Nakakopya po siya lang. Ay po? Yeah. Ano po, paano po yung mabasa ng mga bata? May pin po ba ibibigay si teacher? Yun po. So, paano po ma-share sa bata ito? So, kung magkikita na po kayo face-to-face ng mga estudyante nyo po, pwede nyo po... yun. Sabihin nyo po sa bata nyo na mag-download po ng Kotobi Reader sa Play Store. Nandaan po ah. Pa-downloadin po muna ang bata natin ng Kotobi Reader. And then, kapag naka-download na po sila ng Kotobi Reader, tapos face-to-face na po kayo nakita ng bata, pwede po nating i-share yung EPUB po natin or yung e-book natin. I-share it po natin. O kaya i-bluetooth po natin. Okay po? Kasi I'm sure yung mga batang... Yes po. Yes, klaro po natin, i-clarify lang natin ha. Adobe Kotobi Author is for the laptop. Ito po ang gagamitin ni teacher to create the Kotobi lessons. Yes, yun din po yung sinabi ko kanina. Adobe, ang Kotobi Reader po natin is for our students na we should ask them to download the reader and then install po nila sa kanilang devices, whether laptop, whether cellphones or tablet, for them para ma-view nila yung isa-send ni teacher from the Kotobi Author. Tama po ba? Opo, yun po yung okay. Yun po yung clarification po sa mga teachers po natin para at least malinawan po tayo na kung para saan po ang reader at para saan po ang author. Thank you. Ulitin ko po uli. May tanong po uli sila. Mga ma'am, sir, listen po uli. Listen po ha. Si Kotobi Author po, dinadownload at ginagamit lang po sa laptop at desktop po natin. Ngayon po si Kotobi Reader po, dinadownload po sa laptop po natin at sa desktop po natin or sa Macintosh na Apple. Pwede rin po siyang i-download sa ating Android phone at saka iPhone po. Yun po. Pwede po. Kasi si Reader po ay for output purposes po. Yun po. Para makita po nyo yung end process ng inyong ginawang e-book. Kasi si Author po for making, para gawin yung e-book. Si Reader po para po i-project or ipakita po kung ano po yung e-book nyo po. Okay po? Kaya pwede po siya sa laptop, pwede po siya sa cellphone. Kung may iPhone kayo, sa iPhone pwede rin. Kung may Mac po kayo, sa Mac pwede rin po. Yun po. Yes, additional for that po, ang si teacher, pwede po niyang ma-edit yung kanyang ginawa sa Kotobi.
author. Pero si student po, kung ano po yung binigay nyo, it's flattened po. Yun po tinatawag natin flat or PDF file type po na uneditable po yun. So si student po is to conduct lang ng assessment, to have the assessment, to follow the assessment as the teacher is given po. Thank you. Pero sir, so, again, kung meron siyang Kotobi reader, interactive pa rin yung ano? Yes, sir. Definitely po. Interactive pa rin po siya. As kung paano po sinet ni teacher yung interactive format ng Kotobi, ganun din po ang magagamit ni student. Yes. Kaya lang, sir, if ever na nagbigay ng link si teacher, like sa YouTube or sa Wikipedia, definitely kailangan si student na naka-online po siya. And other may other side po niyan, yung sinabi ko nga po, pwedeng magbigay ng folder si teacher where lahat ng mga materials na ginamit dun sa Kotobi creation, ipo-forward niya sa students po. Correct, sir. So yung may tanong po dito, pwede raw po bang i-upload sa group chat? Mabigat po yan, ma'am. So hindi po siya kayang i-upload doon. Link siguro, ma'am. Link lang. Yeah, link pwede siguro sa email. Sa email, sa Google email Drive. Email or Google. Google Drive Google po. Kahit nga sa email, po. Hindi po siya ina-active. Google mail o Google Drive po pwede po siya. Yes. Yan po. Possible ba na mabubuo natin dito sa Kotobi na ebook? Yes po. Pwede pong i-print as hard copy. Sabi nga po sa inyo, pwede po siya gawing PDF file and then at saka nyo po ipiprint. Pwede po siya. Yes po, as mandated nga po ni Secretary Briones, hindi naman po lahat tayo is possible for the new kind of learning. Possible po for the hard copy po. Yan po. Meron po po? Magiging applicable ito. Yes po, actually maganda po yan sa big book or storytelling book. Pwede po siya. Yes, to be honest, may mga proposal din po, like the mga Adarna books, nag-propose po sila sa DepEd before sa Central Office regarding po din sa mga ginagamit for grade 1 to grade 4. Possible po yan with our images and text. Yung customization po natin for our Filipino, kaya nga po tayo merong audio recording. At the same time, meron po tayong linkages na ginagamit para ma-personalize po natin or ma-customize natin in a Filipino platform po. Ayan. May sinasabi po sa Sir JC. Yes, kasi para makapag-lunch na tayo pare-pareho, di ba? Okay. Okay, thank you po. Thank you sa inyo. Maraming salamat din po sa inyo. Sana may natutunan. Sana po eh. The replay will be uploaded on the group. Thank you very much po. Keep safe okay. Sa inyong lahat. And broadcast ko lang muna, ma'am. Ako.